That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Pat White. The action continues. A let-go situation here. Alex Ovechkin going up against a double team. Jeffrey Moore has access to the bucket. Wonder yourself on that normal replay of that last bit of action was Juan Fernandez actually wanting to face Javier against Master Jaworski. We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. It's been 2 years since we started the Pasig River Cleanup and Dredging Project. Before that, we were doing the Tulyahan River Cleanup Project in 2020. For Pasig River, Misarang is allocating 2 billion pesos to clean up the river. We are pleased to report that so far for the past 2 years that we have been cleaning up, we have already removed about 1.3 million metric tons of silt and waste in both Pasig River and San Juan River. And we have already covered more than 22 kilometers of the 27 kilometers of Pasig River. And here, more than 5.4 kilometers of San Juan River. So our focus was really more on the shallow areas of both the rivers. Importante yung talaga dredging. Pero mo, 1 meter lang, ilalagyan mo tubig. Paano hindi aapaw dito sa lupain? Kaya yun ang isang problema. Tara, napakagaling ang San Miguel sa tulong para sa taong bayan. Last 2 years, medyo mababaw na lang. Walang ganong problema. Hindi pa nag-dredging dito ang San Miguel. Binabaha dati, pero ngayon wala naman. Di na masyadong mataas ang tubig. Wala na masyadong kaming pangamba dito. Napakaganda na collective efforts, we really can solve this problem. Kasi economically, uplift the livelihoods of the poor and the rich para magpantay-pantay ayos lahat para kaginhawa for everyone. We're almost nearing the completion of the river cleanup here in Pasig River and San Juan River. We are targeting to finish by July or August of this year. Our aim to contribute to the community at San Miguel is able to help in the not only in terms of reducing river pollution but also to increase the water holding capacity of the river so that we can mitigate flooding in the future. It's an Eternity of Basketball, episode 193, coming your way sa araw na ito. But we remind you that we have a sister show on the Globally Balling Network. It's Who the Heck Are We? Check out the vlog on the Gilas Pilipinas Angola game. And that's on their page. The most trending episodes. Number one, si Bogs Adornado. And then Vergel Meneses all the way down to Chito Loizaga at number 10. Which one is your favorite? Keep watching us on the YouTube channel of Globally Balling. Check out globallyballing.com for original articles, audio and video projects. Check out all the social media and the shows on the Globally Ballin Network. We're on Twitter as well. Twitter page of Globally Ballin has us streaming right now, so you can watch us over there. And Linktree.com/Globally Ballin is the link you need for all of that. Okay, here we go. This is episode 193. I'm Charlie Cunha together with Jay Mercado and Noel Zarate and Sid Ventura is with us in spirit, of course. Sa araw na ito, ang ating guest. Alam nyo yung naglalaro kayo sa playground, tapos may isang player doon nakakainis, grabe bumantay, tapos re-rebound mo na lang yung bola, agawa ka pa ng rebound, tapos ipuputback niya, offensive rebound, ganun. Yung ganung klase, ganun siya sa PBA. Kaya tawag sa kanya, the scavenger. He was a fan favorite, of course, because of the way that he played the game. Diba? Hindi mo akalain, pero very effective and won 8 championships in his PBA career just doing the dirty work. Let's bring him in right now, all the way. From New York in the USA, the scavenger himself, si Freddy Abuda. Coach Freddy, pasok na po. Coach, salamat sa iyong pagtanggap ng aming imbitasyon. Salamat din. Salamat sa inyo. Good evening, John. Nahihiya na nga ako sa iyo dahil matagal na to. Oh, last salamat, year, Coach. 2 years na ata. Thank you. Oh, nga. Hindi. Exacto. No? Good morning. Alam natin na si Coach. Oh. Yes, good morning sa lahat ng nanonood. Sa ayan. Pilipinas at sa good evening sa dito sa ibang bansa or maraming kwento yan si Coach Fred. Nako, parati yan. Nasa bubble kami eh. Lahat ng kwentong San Miguel sa kanya, ay sa kwentong Ginebra sa kanya ko nakuha. Pati yung mga yun na nga, diba? Sa San Miguel. But recently nga, Noel, wala na nga siya sa Barangay Ginebra. Sa mga hindi nakakaalam,
Wala na si Coach Freddy sa Ginebra coaching staff. He's now abroad. And malapit na siya maging coaching staff ng New York Knicks. Baka sakali, no, Coach? Not in my dream. Hindi kasama sa plano, Coach. Hindi, pero ito, ano ko to eh. Kababayan ko to. No? Waray-waray ito si Coach Freddy. Coach, umpisahan natin sa start, no? Kailan ka na pasok sa basketball? Alam ko medyo late bloomer ka sa basketball. Hindi naman ever since yun, di ba? Medyo late ka na. Yeah, nung high school, fourth year na ako nakalaro eh. Sa yung parang, ano, yung, hindi naman university days, yung parang, ano, parang player ka ng fourth year, parang gano'n. Anong tawag doon? Doon ako nagsimula. Yun ang first, ano ko. Then, sunod-sunod na, pag Christmas League, isinama ako. Pero talagang wala akong alam. As in, wala. Minsan wala akong labasan, pero wala akong score. Rebound lang, kasi mga kalabang ko, mga 5'6". Ako, that time, mga 6'1 na ata ako, 6'2, mga ganun. Okay. So, wala talaga. Pag dribble, hindi ako marunong. Pag shoot, hindi. Free throw, ang sampo, kahit isa. Wala ang ganun. Kaya ganun ang basketball sa akin. Late talaga. Paano ka napasok sa basketball? Paano ka napasok? May ibang sport eh, Charlie. Baka may iba siyang sport natin na bago mag-basketball. Doon din, sa school namin, nag-volleyball, tapos nag-softball, yung ganun na ano. Pero hindi talaga ako athletic. Kumbaga, ano lang. Nagsimula ako sa yun doon sa fourth year, ng fourth year ako nagkaroon ako ng barkada. Barkada lang, halika-halika, sayang yung height mo, parang ganun. Yung yun. Ganun lang. Ay pinagtatawa, parang ako nasa peryahan, pinagtatawanan ako eh, kasi hindi talaga walang alam. Okay. Tapos tuloy-tuloy from fourth year eh. Parang, yes, paano ka tumuloy, di ba? Kasi eventually naglaro ka sa college, di ba? Yeah, nung pag-college ko, nag-try out ako sa criminology. Criminology yung ano ko eh, yung course. So, ang dami namin. Halos lahat ata ng criminology, from fourth year to first year nag-try out, mga 200 plus. Okay. Tapos ang kukunin lang yung 15 eh. Grabe. Mga every ano yun eh, Saturdays and Sunday. Tapos after pag mga Monday titingnan doon sa bulletin kung nandoon pang pangalan mo, tapos balik ka ulit sa next ano. Ganun ang ano, tapos nakapaglaro ako nakasama ako sa 15 dahil kakilala ata ng tito ko ang coach. Parang gano'n. Gano'n ha? Napagbigyan ka lang. Saan ito, coach? Ito yung sa Divine Word na ito. Sa Divine Word University. Sa Tacloban. Gano'n. Okay. Kaya, yun ang simula ko. Then, after that, nag-third kami nung university days na yon. Tapos, kinuha na ako ng varsity. Parang under-trainee ako. Parang gano'n. Okay. So, mga 6'1 ka nun. 6'1 ka pa lang noon. 6'2 na ako. 6'2. Ganun. 6'2 ako. Kasi pagka summer naman noon, may tito kasi ako doon sa summer, doon sa amin, training ako parang para sa bayan namin yung inter town na league. Mm-hmm. Parang ganun. Lalo pag summer, daming piyesta. Yon mga ganun ang training niya ako. Kasi okay. in that time 6'2 ako, halos hindi ko pa maabot ang rim eh. Talaga. Gapiso ang talon niya. Yes. Ganun. Pero mabilis ako tumakbo. Yun lang ang doon. Oo, hindi tsaka may height na ng konti kahit pa paano. Yes, oo. Then saka that time, I'm sure, may nose for the ball na si coach sigurado. Yung habol ng bola ay rebound, di ba? Sigurado. No, actually. Kasi yung instinct kasi ni Coach Fred, pag pinapaloy, mas bagay kayo sa volleyball eh. Di ba, lahat ng instinct ng volleyball player nasa iyo eh. Kaya alam, ba't natawid kaya ata sa basketball? Nung first year, nung kinuha ko nung ano na yon, yung
nung sa Divine Word, yung kinuha ko na under-train eh, pinatrain din ako sa volleyball kasi taga doon nga sa taga doon din sa Samar yung ano yung coach. Sayang daw yung height ko. Yung ganun. Yun ang inaanan. So in that time na ano ko na uy parang tumataas yung talon ko. Right. Dahil sa training siguro sa volleyball. Grabe ang training, talagang yung talon-talon na ano. Mm-hmm. Yung coach, anong klaseng training ang binigay sa inyo? Sa poste, shooting from the outside, rebounding, anong klaseng training yung binigay sa inyo noon? Saan? Sa nung kinitrain sa Divine Word, sa basketball. Sa volleyball nga muna siya eh. Actually, ano lang eh, lahat at pre-throw, Tera, jump shot. Kasi jump shot ko dito eh. Dito yung bola eh. Tapos yung paa ko, gumaganon. Gumaganon. Tapos, sana Leo Austria kayo, Manny yeah. Pacquiao. Nung nandun ako sa Cebu, yes, nasa Cebu, inaano ni, ano, ni Coach Jake Rojas. Siya ang nagano sa akin, pinahawak sa akin sa kanya dito, yung, sa kaliwa ko yung ano, yung susi niya. Tapos, yun, pinapa, ano ko, free throw na, alam mo kasi yung, ano, yung, hindi mo gusto, ayun, ang sama ng loob ko, no, pero, ngayon ko na, ano, na, ang tama pala yun, dapat yun talaga ang gagawa ko. Oo, kasi late ka nga, so medyo ang hirap humabol, eh, di ba? Ang hirap. Yung mga kasama mo, magagaling na, yes. Tapos ikaw, parang learning ka pa lang, eh, di ba? Actually, nung, ang bilis ng, ano ko, from 1980 kasi nag first year ako 86. Pag 1987 medyo nakakalaro na ako sa mga bayan-bayan sa Samar, sa Leyte. Tapos pag 88, yun medyo nakakadunk na ako. Kaso ang mga kalabang ko pag mga inter town, yung mga sa, gaya sa ano, sa City, sa Ormoc, mga ang import mga taga Cebu. Sila Interena noon time noon sila sila Peter na ron ang dunk nila grabe nakahiga yung dunk ko parang ganun lang eh nakakatawa na ako ngayon tumigil na naman tumigil ako sabi nakakahiya ang ganun ng dunk nila yung ganun sila Darryl Smith yun ang mga kalabang ko noon grabe naman Darryl Smith naman yung laki pero yung sa akin kasi sige Noel yeah. Sorry, ano lang, yung, kasi yeah. Naging ano, naging trademark mo Coach Freddy talaga yung rebounding. Yung pag-box out tapos ang dami nang sasabi ang hirap i-box out si Freddy Abuda kasi grabe tigas ng katawan. Actually ano 'yun eh. Nung nasa college na ako sa Cebu tapos sa commercial player na ako sa player din ako ng El Rancho. In that time. Sa Cebu, corned beef. Alam ko shooter ako eh. Scorer ako, hindi ako rebounder, hindi ako ano. Yes. Nung may ano ako, may nung rookie ako sa Pure Foods. May nag-ano sa akin na bumili ka ng itong box, yung ano, yung parang sa basketball. Binili ko 'yon sa bookstore. That's nung tiningnan ko, doon ko nakita yung kung saan tumitira na tapos saan tumitira yung player, tapos saan malaki ang percentage pag mag-miss. Kailangan kasi ito malaki ang percentage. Tapos ganun, nakita ko 'yon, nabasa ko 'yon, na ano ko 'yon. Tapos plus titingnan mo rin ang player kung ang pag mag-miss siya, sobra ba o kulang? Parang ganon. Kasama na doon. Para pinapagsama-sama yon yung ano. Plus, sipag. Grabe ang ano ko. That time, pag mag, ano ako, anong tawag ito? Crutches ba? Pag, ano? Anong tawag ito? Oh, crutches ka, crutches. Oo. So. Oh. Yung magpaliit ng tiyan. Ano ito? Crunches. Crunches, di ba? Crunches. Oh. Straight ako nung time na yun, ng 300. Wow. Isang anuhan lang.
Kasi may nagsabi sa akin na kailangan malakas ang tiyan mo. Matigas ang tiyan mo. Core para, talaga, oh, core. Para kahit anong galaw mo, mabilis. Yun ang isang ano doon. Plus, pag ano ka na, marunong na, pag gagamitan na dito yung mga, yung, kumbaga, sa akin, ang tawag ko doon, ano eh, abilibad, hindi abilidad. Di ba? Kasi, kaya abilibad. Pero yung ganyang mentality, yung titignan mo kung saan tatalbog yung bola. Dalawang player ang papasok sa utak ko, si Charles Barkley, ganun-ganang ano. Tsaka si Dennis Rodman, di ba? Yung din ang sinabi niya, follow the trajectory of the ball, saan tatalbog. Pinag-aralan nila yun, kaya naging magagaling na rebounder sila. So, ganun din pala story ni Coach. Oo, yun. Nawala na yung book na yun eh. Paano ko napunta sa Cebu? Kasi yun lang tinatanong ko lang, iniidolo mo rin ba sila nung nanonood ka ng NBA doon nung araw? No, hindi. Wala. Alam mo yung idol mo? Sino idol mo? Sinong idol ko? Si Horace Grant. Si Horace Grant, idol ko. Yung Horace Grant, di ba? Sipag lang eh, no? Oh, ganun. Yun ang ano ko. Nung, kasi nung time na yun, nung hindi ako makapaglaro, I mean, kay Coach Ron ako nakaano na talagang doon na ano ko yung pagka-defensive player ko. Hindi ko alam yun eh. Kasi alam ko, shooter ako, scorer ako. Eh kaso, mas daming magaling eh. Actually, ayaw ko na maglaro eh. Talaga. Lalo na na-injury ako nung 1993 yung ano ako first year rookie ko. 4 games lang ako. Tapos the whole year wala na. All Filipino, anong All Filipino. 4 games lang. Ay ang kalaban namin noon ano eh Santa Lucia. Mhm. 4-0 ang Santa Lucia noon. Ay si John Limpot ang ano eh. I think mga more than 20 ata ang average niya. Tapos naging kami ni Dwight Lago ang nagdepensa. Kaya medyo bumaba yung ano niya. Yung score niya doon yung game na yon. Tapos nanalo kami. Then doon ako na-injured. Then akala ng Pure Foods, magaling ako. Kaya pinapunta ako dito sa Amerika para ipa-opera. Akala nila magaling ka. Yes. Tama naman si may sinasabi si ano, si may comment tayo from ito to. Pongky, basta bata ni Jake Rojas, sisikat ka talaga. Sabi ni Pongky. Sir Pongky. Mas nauna pa nakilala ng asawa ko si Freddy Abuda kaysa sa akin. Yeah. Magpapa-opera sana sa Manila. Na ACL din yung asawa ko. Sabay na sabay sila ni Freddy. Oo, siyang nauna. Nice. Before, hindi, bago natin pasukin yun, no, yung pro-career mo na nga, paano ka napunta sa Cebu? Nakita ka ng mga taga Cebu, rinecruit ka doon sa University of Cebu? Yeah, nung ano, naglalaro na ako sa Leyte, mga kasama mga kalabang ko, mga taga Cebu. Mga player, yun sila Edward Naron, sila Balingit, 'yun ang mga ano ko, 'yun ang mga kalaban ko. So, nung time na 'yo, may ang manager ng ano, ang nung 1989, ang manager ng El Rancho pumunta sa Diwo. Divine Origin University, hinanap ako. Kasi nakita ako ng isang referee na siyang nag-recommend sa akin na yan, yun ang kunin nyo kasi matangkad daw, ganito, ganyan. Yun, tapos in that day, dapat kasama na ako. Ay, sabi ko, ayaw ko kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Hindi ako marunong mag-Cebuano. Waray lang ako. As in, totally hindi ako marunong. As in. Sabi ko, napayag ako kapag may kasama ako. So, yun. May kinabukasan lang kami kasi may dalawang ipinatawag na yun para may kasama ako. Tatlo kami nagpunta. So, mga 2 weeks lang sila tapos pinabalik na. Tapos, ako lang ang pinapirma nila. Yun. Doon na. Nag-commercial player muna ako bago nag-UC, CCC dati.
yung triple C, triple C tawag. Oh, triple C, oh. CCC. Sino kasabayan mo nun sa triple C, coach? Actually, na sila ang sabay, kasabay ko talaga doon sa first, kumbaga sa una kong sabak doon, ano, si Noynoy Palcasantos, si Uni Padilla. Okay. Oh, tapos si Orkelias nandoon na yon pang second year niya. Si Orkelias. So kami parang kaming apat ang medyo nakapasok sa ano. Yun ang mga kasabayan ko. Pero sila, 1 year lang eh. Nagpunta na sa Maynila. Ako, 2 years lang. Tapos, nag-Manila na rin. So, tuloy-tuloy na nga nangyari sa'yo doon, no? So, punta ka na sa Cebu. From Cebu, nirecruit ka na sa Manila para maglaro sa PABL. Di ba? Yes. Opo. 1992. 1992. Crispa. Kasi, Crispa yung unang tumo, no? Crispa. Yes. Crispa. Oh. May istorya pa to. Oh. Ang flight ko... Actually, istuawi ako. Hindi ako nag... hindi ako nag-ano. Kasi, nung sa El Rancho, hindi na ako, wala nang sahod eh. Parang nag-disband na sila, parang ayaw na nila. So, wala akong pera. May pinapaaral ako sa yung kuya ko. Sa Tacloban, may pinapag-aaral ako. So, kailangan ko ng pera. So, ang inano ko, ginawa ko, ito pala yung ano yun. National League. Intercollegiate. Uh-huh. Ang kalaban namin, FEU. FEU. Pumunta si Bogs Adornado nung time na yon. Yung time na yon. Grabe. Yun nga, ang bola, kung nasaan ang bola, nandun ako. Parang ganun ang ano, pero hindi ko pa alam 'yon, hindi ko alam. Parang buenas lang, parang ganun. So, binigyan ako ng ano ni Coach Bogs ng calling card niya. Sabi niya, "Kung gusto mo maglaro, ilaline up kita agad. Ito i-announce kita sa Crispa." Wow. Ganito, ganyan. Tapos parang ganun ang sweldo. Ang laki, sabi mo, laki no na. So, pag-uwi namin, sabi ko kay Coach Jake, "Coach, lalaro na ako sa Maynila." "Hindi, tapusin mo pag-aaral." Ganyan, dito, ganyan. So, ganyan. Ayaw. Kasi kailangan na tapos. So, kailangan ko na, Coach. Kasi wala na akong pera. Wala nang ganito, ganyan. So, pag ano, nag-istoawi ako. Ang flight ko alas 8, umalis ako doon sa bahay. Kasi doon ako nakatira kay Coach Jake. Umalis ako alas 2 pa lang na madaling araw. Ganon. Escape ka. Yes. Pagdating ko sa Maynila, si Coach Bogs talaga ang umano sa akin sa airport. Tapos diretso na kami doon sa Crispa office nagpag-sign. Tapos in that day, opening ng PBL. Mm-hmm. Tapos, diretso na kami doon. Nanood ako. Tapos, pinakuha ko ng ano, sa commissioner. Pinapunta ako doon sa office of the commissioner. Ang commissioner na yun, si attorney, kapatid ni Commissioner Chito. OG Narvasa. Oo. Kasi nag-fax ang ano, nag-ano ang Cebu na kailangan daw umuwi ako. Pinapauwi ako. Ganun. Tapos sabi ko, ayoko, wala naman akong kontrata doon eh. Kasi wala akong kontrata doon eh. At saka hindi na ako sinisweldohan. Ayoko, ganito, ganun. Hindi, kailangan ka daw kasi para magtapos ng pag-aaral. Sabi ko, hindi, ayoko. So, kinausap ako ni commissioner. Okay. Sabi niya, ito. Gusto mong bumalik or maglalaro ka dito? Sabi ko, maglalaro ako dito. Okay, ako nang bahala. Sige. Yun. Yun ang kwento ko. Akala ko sinabi mo stow away ka kasabay may mga manok at saka mga kambing na sumakay sa cargo hold. Which cute talaga, no? Para sa sige. May ticket ako. Yeah. So, pero maganda nga. So, pumasok ka. Crispa, sabak ka na. Biglang...
First time mo ma-expose, coach, dito sa mga Manila players talaga, lahat ng mga medyo sikat na rin, di ba? Mga, mga collegiate UAAP, NCAA stars dito. Kamusta yung experience na yung coach? Na-overwhelm ka ba? Parang nakaporma ka ba agad? No, mahirap. Ano muna? Mahirap kasi ang gagaling eh. Parang dito na ang lahat ng mga gagaling. Kahit nakalabang ko na sila dati. Pero alam mo yun, PBL, magaling sa isang school, kukunin. Magaling sa isang school, kukunin. Ganun. Ang mabuti lang, si Johnny Abarrientos, nung during that time, nung championship namin ng intercollegiate, nag-ano na sa akin na pumunta ka sa Maynila. Parang kinausap niya ako, pero parang hindi na ako bago. Parang ano, at saka nandoon si Oni Padilla, at saka nandoon si kay T. Salazar. Pinsan ko yun eh. Sa malayo. Tano? It's Tano. Si Tano. So, medyo okay ako sa ano. Tapos plus si coach, kung may problema ka, ako sabihan mo lang ako. Parang ganda ng ano ko, yung lahat ng katimit ko, ang ganda ng ano sa akin. Pero, yun, sa laro, medyo kumakap, nagkakapapa. Wala pa rin, ala. Saka lalaki ng mga kalaban mo, di ba? Yes, so, maliit lang ako. Sintro na ako doon sa amin, sa Cebu eh. Oo nga, diba? Pagdating dito, sila AG Files, sila Marlo. talaga, maano ka talaga sa mga yan. Nadali ka sa switch, Kenneth Doremdes pa, babantayan mo, ha, ganun. Oo. Ande, ano yun, hindi ko kaya yun. Kasi, mabilis siya eh. Oo, yeah. Yun lang, ano eh. Pero ang bilis nga ng progression mo talaga, no? Kasi suddenly, nasa Manila ka na nga, late ka na nga natuto maglaro, pero kahit pa paano, swinerte ka, then you're playing. Nanalo ka ba ng championship sa PBL? Yes. Triple V ba? Triple V. Kasi triple V. After one conference lang ako sa ano, na-disband sa CRISPA. One conference lang, tapos parang hindi ko alam kung bakit napunta ako sa Triple V. Yeah. Nung inandong ka na daw sa Triple V, so pumunta lang ako kay Coach Direk Pumarin. Nakikiusap ako kasi kinukuha ako ng Magnolia. Okay. Okay. Kinukuha ka ng Magnolia. Kasi noong pa, kinukuha na ako ng Magnolia. Gusto lang talaga na patapusin ako ni, ang nag-ano yun, si attorney, yung manager ni John Mar. Si attorney, I forget his name. Oh, okay. So, yun ang ano ko, yung ano, nakiusap ako kay Coach Derek. Sabi ko, Coach, doon pa, may noong time na yun, parang naglalaro pa ang mga coaches noon eh. Yung mga PBA coaches, may ano sila eh. Sa Ultra, pinuntahan ko. Sabi ko, Coach, gusto ko sa Magnolia maglaro. Kasi, nandoon na sila, ang dami ng malaki. Si Victor Pablo, Abatuan, si Noli Loxin, Noynoy Palcasantos, Kirante, basta marami kami. Sabi ko, doon ako. Tapos, sabi ni Coach Derek, sige, sabihin mo doon kay Coach Francis, Rodriguez. So, sabihin mo doon na palit kayo ni ano? Simple. Problema sa akin. Hindi na masyado. No? basta malaki. Sabi niya, palit kayo. Ay, ako mismo nagsabi na, Coach, kung ako ang coach sa kabila, hindi ako papayag. Kay Espino. Kay Dennis. Sabi ko, Coach, kahit kung ako ang coach sa kabila, hindi ako papayag. Ay, sabi niya, di maglaro ka sa akin. Sige, Coach. Sige. Yun. Tapos, first, pagdating ko doon, hindi ako first five. Si Noli Loxin ang first five. Tapos, nung ano,
nag-dunk si Nolly Luxin, dalawang bases ata na ginaganon ang rim, 'di ba, technical? Okay. Kasi hindi na siya na ano, tapos na out of the play. Run out. Parang run out siya. Tapos hindi ata pwede maglaro after pag next game. So, na first five ako. Okay. Na first five ako doon. Sabi ko, ayos. Pero hindi ako sinasabi na magaling ako. As in, natapos ang hanggang nag-champion na kami, first five ako palagi. Ah, okay. Hindi ka na nilabas. So, yes. Dahil ka, first five na ako palagi. Kakasabit ni Nolly, ayan, tuloy. Pero, after, mga, kahit 4 minutes after that, hindi na ako nakakabalik. Yung ganun, basta ako palagi ang first five. First five, kami nila, ni Johnny Abarrientos. Galing, no? Tapos, ang bilis kasi, ang bilis nga ng mga pangyayari sa career mo, coach. After that, nag-declare ka na sa PBA bigla. Diba? Actually, ano eh, pinatago ko pa nga kay nung yung nagtumutulong sa akin, si Jamie Martinez. Sabi ko, kasi binibilang ko, kasi champion kami. 1992, champion kami. So, binibilang ko malaki. Sila Banyares, si Boss, as in, mga problema ko itong anong, sila, basta parang pwede ako doon ah. Parang ganoon. Sila John Limpot, sila Victor Pablo. Basta 'yun ang ano ko. Sabi ko doon sa ano, sa last day mo na ipasa yung ano, i-submit yung ano ko. Kasi nakakahiya. That time kasi every day may ano, oh, pumasok si nagpaano si ano, ganito mababasa sa periodiko. Kaya sabi ko, sa last day mo na, sa last day. Para hindi nakakahiya. Kasi sabi ni Coach Derek, huwag ka munang magano nung time nung ano na 'yon. Sabi niya, huwag ka munang magpaano, magpahinog isang taon pa. Magpahinog ka, magganoon. Ay sabi ko, coach, wala ka na eh. Hindi ka na magco-coach eh. Kasi that time nung 1993, bawal na head coach ka sa PBL, head coach ka sa PBA. 'Yon ang time na ano. So, nag-isip ako doon. Pero kung siya pa rin ang coach ko, baka nag-stay ako doon. Nag-ano. Kasi ang tumutulong sa akin, sabi niya, gusto ko daw ng San Miguel. Parang ganun. Gusto ko daw ng San Miguel. Kaya sabi ko, sige, mag-ano ako. Kaya, yun. Biglang nag-PBA ka na. Hindi ko alam kung pang ilan ako. Nakuha ko. In that time, parang 33 kami. 33 na nagpa-drop tapos hindi lahat nakuha. Hindi lahat. Pero pag 14 kayo, 14 overall kayo 14. Eh. Yeah, second, 14? Round, second round. Yeah. Ah, okay. Kasi nung time na yun, di ba, 8 lang ang ano? Eight. Tapos pang 6 ka sa second round. Kaya 14. Pang 6 ako? Oh. Akala ko. Okay. Nauna sa'yo si Olsen. Kasi kayo yung Coney Island doon eh. Actually, una ako. Oh, see? Yun nga sinasabi. Yung tama eh. May nagsabi na niyan dito sa show na una ka nga kay Olsen. Una pero ako. Pero sa listahan sa internet, nauna si Olsen sa'yo. Kaya sabi ko, ano ba totoo? Una ka. No. Oh, una ka. Una ako. Una ako. So, mali ito. Dapat ako, 11th siguro dapat si Coach Freddy. Alam ko yung ano eh. Yung sweldo. Kung first pick, second pick. Kasi apat. Actually, lima kami na pinick. Yeah. Yung una si sa Pure Foods. Yung una si ano, nung Pure Foods. Si ano, si Dwight Lago. Dwight. Tapos ako, tapos okay. Si Olsen, tapos si Villarias. Pero doon siya naglaro sa si yung kaliwete na Villarias, yung bata. Si Vic. Doon siya sa Santa Lucia nakapaglaro. Correct. Tama. So lima nga tama nakalagay naman. So yung order lang ang mali dito sa ano sa listahan sa internet. So nauna ka kay Olsen. Wait, tama, pasok na tayo doon. Pasok na tayo sa ating unang segment, no? Dito sa ating show, 'di ba? Kasi pinag-uusapan na natin na nag-PBA na. Pasok tayo sa Time Capsule. And the Time Capsule is brought to us by Fitbit. You know, it helps everyone in the world get healthier.
From counting your steps to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. So log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out their line of products on Fitbit.com. Fitbit.com, feel the power. Okay, pasok tayo. May mga hinandang mga photographs. Ito na nga yun. Ayan na, ang una. Yan. Batang-bata. Batang-bata si Abby King. Batang-bata si Frankie. Yeah. Ah, di ba? Yes. Ayan. Mas bata rito kayo. In fact, dito, yung una namin nakita tong photo na to sa show, Coach Fred, hindi ka namin na-identify. Ibang-iba itsura mo rito. Di ba? Malago pang buhok. Serious na serious pa. Saka seryoso, naka-smile yung iba. Ikaw, naka-parang action star yung dating, Coach. Yan. Diba? Kondisyon pa ako niya. Okay, diba? Siyempre, batang-bata. Anong feeling biglang teammate mo itong mga Codiniera, Patrimonio, mga ganyan, Abby King? Actually, nung pag after drafting, nung umupo na kami sa, pinaupo na kami dun sa, alam mo, idol ko, si Patrimonio talagang idol ko. Okay, sa, okay. Yung kasi naalala ko nung college ako, yung mga cover ko sa notebook, Patrimonio ang nakalagay. Correct. Alam ko yung mga notebook na yan. Alam ko yan. Hindi si Carmina. Alam tayo na. Dito tayo. So, nung tinitingnan ko siya, na, sabi niya, bakit ka na nakatingin? Sabi ko, di ako po makapaniwala na katabi ko yung idol ko ngayon tapos magiging teammate ko pa. Ansaya ko. Tapos nung pinapirma na kami ng yung pagkatapos ng drafting, nakalagay doon na 15,000. Sabi ko, ito lang ang sweldo. Parang nalungkot ako. Yung pala, negotiation. Okay, 10,000. Parang signing bonus lang. Wala pa, hindi. Doon magsisimula yung Yung baseline. Yung parang ganun. Yun ang ano. Sabi ko, liit pala nang sa PB ang sweldo. No? Hindi ko pa naman alam. Hindi ka alam magano yung... Magkano sweldo nyo nun? Yung nakuha ko? Triple V. Yung triple V? Ang akin, 12. Ah, so maliit na yung nilaki. Maliit na yung Oh, 12. Okay. Kaya sabi ko, oh my God. Tapos, Abby King. Pero si Abby King, late na yan kinuha eh. Kumbaga, kulang lang isang malaki, parang ganun. Kaya nakuha siya. Tapos yun, medyo hindi na ako nagamit. At saka hindi, mahirap naman talaga nung time na yun, pag Alvin Patrimonio at saka Jerry Condinera. Di ba? Kahit si Nelson Asaitono, hindi niya makuha ang playing time niya. That's doon. Right. Mahirap talaga. Doon ko naintindihan nung nalipat na ako, sabi ko, hindi talaga kaya. Kasi naglalaro si Alvin, si Boss Alvin, naglalaro siya, nasa 40 ata eh. Oh, 40 minutes. Parang ganun. Silang dalawa, nag-ano lang. Pag masamang laro, doon lang mag-ano. Kasi nung kami ni Coach Olsen, nung unang mga laro namin, sabi ko, pag matalo tayo, tambakan na lang para makapasok tayo. Parang ganun. Sana tambakan nila agad. Ilang beses yun na tambak kami, tapos medyo nakakahabol. Tapos, yun, lalabas kami. Ganun talaga eh. Pero nung time na yun, hindi ko patanggap, hindi ko pa alam yung bakit ganun eh, linabas ako rin. Yun pala, yun talaga. Kailangan, ganun lang ang, yun talaga ang sistema ng coaching, kumbaga, So star study. Pero sandali, pero nag-champion ka agad dito, di ba? Sa Coney Island. Oo, pero yun nga, 4 games lang ako. Nasa US na nga ako nung, that was, May. Yeah. May na yun eh. May noong 1993. 4 games lang ako. 4 games lang. Pero big break eh. Kasi sandali ka lang talaga dito sa franchise na to, no? Punong-puno kasi sila lang. Eh. Yes. Yung ano ko, ikinumpare ko nga eh. Yung 10 games ko sa San Miguel, yung, kasi doon, kumbaga 5
five conference ako sa Pure Foods. Tapos one conference lang ako, hindi na nga kasi semis na 'yon eh. Semis na 'yon ako nakapaglaro sa San Miguel eh. So kinumpare ko yung 10 games ko sa San Miguel at saka yung ano ko dito sa Pure Foods. Mas malaki pang playing time ko eh. Sa ano eh. San Miguel. San Miguel. Na-sign ka November of 1994, di ba? Sa let's look at the next photo, please, Carly. Na-sign ako October. Oh, okay. October. Ah, okay. 1 month before. Of 20-something, mga ganun. Okay, okay. Ayan. Okay, so yan. So, well, no, pero earlier, ano na to? Naka-couple of years ka na rito, eh, diba? Hanggang... Oo, ano na to? Kasi nandito na sila. Second or third year mo na. 97 ata to. Or, ano yung to? 96. Oh, 96 or Filipino. Oh. 96. Pero ano, coach question, hindi kayo umabot sa Asian Games, no? Na pinadala sa Hiroshima? Hindi. Yun nga ang ano eh. Ito ang... Ikwento ko, pwede. Yeah. Sige, sige, coach. Oh. Nung pagdating nila, 'di ba? Ang ano nila, kung sino ang number one, tie sila, 'di ba? 'Yun ang correct. 'Yun ang ano, yung bonus nila, 'yun ang ano. Ako pagdating nila, nagpra-practice sila. Practice na rin ako. Dalawa pa pang practice kasi nagpra-practice pa ako sa Pure Foods noon eh. So hindi pa sila ano talaga ang team. Tapos ako, sabi ni Coach Biboy, takbo ka lang ng takbo. Parang try out pa lang, try out talaga ako, parang glee up lang ako doon eh, lay up lang lay up, sabi naman ng iba na, ah, hindi lang ano yan, hindi pa makakondisyon yung mga player natin, kaya ganon ang ano niya. Ako, talagang, kasi nung pag mag-practice ako sa, no, sa Pure Foods, may nikap ako. Pag sa San Miguel, wala. Parang ganon yung ano ko. Kaya, doon, sabi nga ng manager, wala kang bonus ha, kasi ngayon ka lang pumasok. Binerasyon. Yun ang ano. Kaya, doon ako simula, pagdating nila, pag ano. Uh-huh. Yung semis na yon, semis. Sa Pure Foods, wala kayong bonus, second place kayo. Nung, yung time na yon. Apo, yung sa All Filipino prior to All the Filipino? Asian Games. Oo, prior to the Asian Games. Di ba nag-second kayo sa San Miguel? Oo, wala, wala. Wala. Wala, wala. Actually, yung binibilang ko nga, ang championship ko, Siam. Siam, okay. Oh. Yeah. Pero, siguro dahil doon sa second conference na si Kenny Redfield ang import. Ano ang import, hindi ako line up. Okay. Hindi ako na line up. Okay. Yung time na 'yon. Oo. Tsaka wala so, kaya hindi na kay credit sa 'yo yung championship na 'yon kasi wala. Oh, ka kaya hindi. Pero under pa ako ng Pure Foods kasi so dapat ando ka. Okay. Yes. So dapat nine. Kaya okay lang, sabi ko ganun talaga ang ano. Commissioner's Cup 'yon, no? Commissioner's Cup. Basta Kenny Redfield ang yung second second conference 'yon eh. Yeah. 'Yon ang ano. Look ay sumama na lang ako kasi pumunta ang bonus pumunta sa Singapore. Sumama na lang ako kasi may pocket money, bibigyan ako ng pocket money. Okay na yun. Sino-sino tong katabi ni Ives sa kanan, sa gitna ni Ives at ni Dong Polistico? Si Morelos yan. Si Mar. Si Mar Morelos. Ah, si Mar ba yan? Sino yung nasa likod ni Dong Polistico at ni Art De La Cruz? Si doon. Castillo. Okay. Si Gilbert. Yeah, Gilbert Castillo. Yung iba kilala na natin lahat. Oh, yung partner mo nandiyan si Mike Mustre. Oh, yeah. Yung partner mo. Sinabi ko nga sa kanya, nag-guess ka ngayon eh. Nag-thumbs up sa akin. Oh, pinadala ko yung poster eh. Yung mo partner. Yan yung original Magic Mike. Yan ang partner ko. Ang bigat ng dos tres dito, no? Yung dos tres. Look at Coach Jong, oh. Batang-bata si Coach Jong. Oo. Yan ang ano talaga. Alam si Samboy, pilay si Samboy dito. Last year na yata ni Samboy. Parang ganun. Oo.
97 nagano pa siya eh. Ah, yeah. 97 pa. Yung Don Di Narciso, bata pa lang kamukha na ni Dominic Ochoa no. Batang bata. Batang bata pa. Nasa likod ni Coach Jong. Yan yung PT na bata. Dito pa siya no. Dito pa si ato. Ito yung ano. Ah, ito yeah. Yung his parang record data to na first time na hindi pumasok ng si quarter o si wala pang quarter finals dati ano si Miss from ano kami nito ha from finals kami nito finals kami ng nung December tapos nung All Filipino pagka first conference tanggal kami. Bakit coach? Ano nangyari? Condition? Maraming pilay? Ganun ba? Maraming injury. Okay. Daming injured noon eh. Tapos yun dito nag ano dito nag na trade si ato kay Nelson. Kay Nelson. Mm. Yeah. Yeah. Sagi iba na rin pati coach, nag-iba na rin, di ba? Oh, punta after, na si 97 'yun. Coach Norman pasok si Coach Ron, di ba? Coach Ron Jacobs na. Oh, 1996 taon kasi ng Alaska 'to eh. Wala naman wala talaga. Wala na, wala, wala naka-forma diyan na iba eh. Pala puro Alaska 'yan 96 eh, di ba? Oh, ito yung ano. Ito yung last ito lang mag-encontract ako sa December na kinausap ako nung yung 96 December na pumirma ako pero 1 year lang binibigay nila same price. Ay sabi ko 2 years same price. Tapos wala kang agent, hindi ka nagdaan experience. Yun nga si Jamie Martinez. Yung ano ko, pero ako ang inaano ko lang. Akong taga ano na ganito ganyan. Tapos nung ano ang tagal si Coach Ron noon ano pa lang isi ang consultant nung yung December na yon. Tapos nung kasi gusto kong umuwi sa summer nung time na yon eh. Sabi ni nag CR si Coach Ron tapos yung manager namin nag CR silang dalawa. Tapos, nagtagalog si Coach Norman, sabi sa akin, sige Fred, perma ka lang. Kay, kung, ano, oh, perma ka lang. Pag hindi ka na kinuha, kukunin kita kung saan man akong team. Ganon. Oh, di, yun lang ang ano ko. Pagdating nila, Coach Ron, sabi niya, sabi ko, Coach, I will sign. Sabi ni Coach Ron, what? You really? Ganun. Kasi nagtaka talaga siya na bakit ang tagal namin ng ano, tapos yun lang. Tapos, so, ganun. Nag-CR lang siya. Oo, nag-CR lang sila ng, at saka yung manager. Ganun. Wala. Pag nagtagalog na si Coach Norman, wala na. Oo, nagtagalog. At saka, gusto niya ako eh. Yun ang ano ko. Yeah. Kaya, sige, pipirma lang ako. Tapos, kaya yun ang ano, then, sabi ko sa doon sa manager, boss, yung January ko kunin ko na yung sahod para may pabaon. Oo. Then nasa province na ako, nakita ko doon sa ano blackout Jacobs Inn. Parang ganun. Oh my god. Sabi ko, bakit ganun? Bakit pinapirma ako? Naano talaga ako kay Coach Norman. Bakit niya ako pinapirma? Tapos aalis pala siya. Aalis pala siya. Kasi takot kami kay Coach Ron eh. I mean, kasi... Nakaka-intimidate naman talaga siya eh, di ba? Yes, ang kinakausap lang yun, si Boss Heck, si Denise, si... Oh, yung mga bata niya. Yung mga bata na lang. Oh, bata lang. Kaya, wala na. Sabi ko, wala na ang karir ko. Wala na. May bumuti pala. Diba, yun, parang, yun. Mabuti na lang, 1 year lang. Umasenso. 1 year lang. Umasenso. Oh. Ito na yung idol mo, binabantayan mo na. Magkalaban na kayo. Oo, yan. Alam mo, nung naalala ko, kasi may ano yan eh, yung naglaban kami nung time na yon, yung unang laban namin, ako ang best player. Kasi may, naalala ko kasi, may bigay na ano, pag best player yung Jollibee best player. Oh, best player ganun. May bigay kaya hindi ko makalimutan 'yun.
Panalo kami diyan. Mm-hmm. Right, right. So, ano yan, 1997 yata ito kasi tinan mo, cowboy ba to? Cowboy. Oh, cowboy, ano? Oh, cowboys, yung pure goods. Giants, diba? Something like that. Oh, one of those, sa dami ng palit-palit ng pangalan ng pure goods. Pero yung uniform namin, talagang ano pa, luma pa. Ano to? So, teammate mo dati si Alvin, idol mo, sinabi sa kanya. So, yes. Kung magkalaban na kayo, anong ginawa niya sa'yo? Ginulpi ka ba niya? Talagang pinahirapan ka niya? Mahirap talaga. Si idol talaga mahirap talaga nan. Kasi may tera. May lusot. May poste, ano. Ano talaga ang doon ko na ano ang basketball kay Coach Ron. Kasi si Coach Ron may ano siya eh. Dati BHS pa dati. Pag bibigyan ka ng mga clips ng kung sino magiging ano mo, magiging tao mo. O kung sino babantayan mo. Yan, mga tatlong tao ang araw every after the game, yun ang ano, papadala sa yung tape na yan. Minsan nga hindi ko na pinanonood eh, kasi yun na lang palagi, yung parang ganun, ipino-forward na lang para sabihin pinanonood. Eh dahil alam na eh, na ano na eh. At saka ano, kay Coach Ron, may ano siya, ay, hindi ko naman kaya one-on-one eh. Basta, ako pag sabi ko, pagdating dito, kailangan may ano na ako, may help na sa akin dito sa lugar na to, kasi ang hirap na to. Especially pag sa akin, pag mga limang dribble na sa poste, ang hirap na yun. Kasi pag bumabangga ako, ang style ko pag bumabangga ako, hindi ako umano eh. Humihinga eh. Hindi ako humihinga eh para malakas. Kaya pagdating mga limang ano, ang hirap na. So anong solusyon para bantayan si Patrimonio? Double. Help. Double. Help. Pa-driving mo. Tapos i-cut mo kasi i-spin. Pag i-spin niya, may double na doon. Pero kaliwat kanan yun, no? Kaliwat kanan. Yes, kaliwat kanan. Kaya yung patrimonyo kaliwat talaga. Ang galing talaga ni Cap. Grabe si Cap. Pero pag kung kung kanan siya, mostly i-jump shot. Pero pag kaliwa, hahanap talaga ng butas. Yan ang ano doon. No, tapos na-develop na niya yung face basket. Pag na-develop niya face basket, mas mahirap ang pantay. Ang hirap. Ang hirap to. Yung perimeter jumper niya, gumaling ng toto eh. Saka may head and shoulder pick na siya bigla. Naging number one nga siya. Ito, Coach Fred. Tinatanong ni Sid to. Para ako namang tinatanong sa kanya. Di ba gito ko sa PBA noong 1993, ano, sa Pure Foods? Apa. Sinong unang nag-welcome sa'yo sa PBA? Bata, welcome to the PBA. Boom! Binigyan ka. Oh. Si ano, patay na. Si Rick Marata. Rick. Wow. Maliit pa yung bumalat sa'yo. Ano ginawa sa'yo? I-screen ako. I-screen. Pick and roll, di ba? Ako, ano na lang yung kaluluwa niya. Patawa. Usap lang tayo, usap lang ano. Siya naman bumanat sa iyo, siya dapat tumingin ng patawa sa iyo. Ako kasi barkada siya ng bayaw ko. Okay. Tapos Bisaya. So ako naman nag-screen ako ng hindi ganon. Hindi ano, talaga kumpiyansa yung ganito yung ano, yung ganyan. Bukas na bukas ang dibdib ko. Allah. Pag ano niya. Ganon. Oh my Sabon. God. Sabi ko, ganito pala yun, ha? Welcome. Ganito pala sa PBA. Rick Marata. Yan ang di ko talaga makalimutan. Yun. Lakda kayo. Bagsa kayo. Hindi kayo makahinga. Pwede mo hindi si Jaworski bumigay sa'yo. Nung una. Ay, hindi na. Hindi pa ako naglalaro masyado eh. Nung time na naglalaro si Jaworski. Nung naglalaro na ako, wala na. Hindi na siya naglalaro rin. Naabuta ka lang ni Rick talaga. Oo. Yun ang nag-build sa akin. Bumawi ka ba?
Ay, hindi. Wala. Hindi. Ano lang. Mahirap ang buhay yun. Mabilis yun. Hindi naman ako, ano eh. Mahirap. Ayaw ko kasi mag, unang-una, ayaw ko magkaroon ng matiknikal. Ayaw kong ma-fine kasi mababawasan ng sweldo ko. Na-technical ka na rin dati na hindi illegal defense. Na-technical ka na. Na-technical ako. Oh, na-technical ako. Yung nagbayad ako ng 300 pesos. 300 pesos pa lang ng time na yun. Technical noong araw. Oo, yung ganun. Bakit ka na-technical? Nag-anohan kami ni, ano, ni Andy Siegel. Ah, 97, no? Nung hindi pa kami magkilala na taga-Samar pala. Magkabayan pala kami. Marami naman sila taga-Samar nung panahon na yun, eh, di ba? Nung time na yun, wala pa si Andy. Wala pa si, si ano, si Danny. Si Danny, Yung pa-teammate si Danny, no? Yeah. Pala. For everyone's information, 3-time sportsmanship player of the year si ano? Sportsmanship, 3 times. Three times. Yun nga ang sabi ni ano eh, na natatawa nga si Coach Ron noon eh. Sabi niya, it's hard, Fred, because you're ano, defensive player and the same time ano ka, sportsmanship award. Parang ano eh, banggaan tapos kasi ako tumatawa lang ako kahit nasisiko na ano. Eh wala eh. Ang ano ko doon, pag ikaw makikita pag binalikan mo eh agad. Parang ganoon. Pero itong sige coach, tuloy mo lang. Mahirap bumaba ako, simple lang bawi ko. Yung mga ano lang pina relax muna. Oy, wala, parang wala. Tapos biglang anuhin mo, tapos yung magagalit. Oh, di sabi ko, okay, inano mo ako kanina, ganun pala eh, di ba? kung anong naramdaman mo ngayon, nararamdaman ko yan kanina, pero hindi ako nag-react. Ganun lang ano. Kaya, yun ang respeto nila sa akin. Doon. Hello daw. Bernie Fabs. Sir Bernie. Musta diha? Taga-Bohol. Tama. Taga-Bohol. Sa poste mo binabantayan, ito kailangan dito sa mamang sa Ginebra, front naman. Kailangan makita mo kung nasaan yung bola parate. Yes. Ito nga, tanong ko, Noel, bakit biglang nakabantay si Mark Caguiwa? Nag-switch sigurado ito, you know? Switch yan eh. No way naman na si Caguiwa talaga ang bantay mo. Siya ang nagbabantay sa akin kasi talaga, okay. Wala naman akong offense eh. ayaw ko na, nung kay Coach Ron, ayaw ko na. Sabi nga niya, Fred, shoot that ball. Minsan, parang hindi pa tama eh. Parang ayaw ko eh. Nung naging defensive player ako, naisip ko na, wala na akong, hindi na ako tumitira. Yung ano na lang, putback, yung mga ganon-ganon, yun na lang akin. May mga ganun na eh. Kahit ngayon, may mga player na ganun. Yung pagtingin nila, pandepensa lang sila. Hindi man lang tumitingin sila. Yung mga Matt Ganuelas, yung mga ganun ngayon eh. Di ba yung puro depensa na lang sila? Correct. Yes. So, role player talaga. Unless ang kasabaya mo sa court nito, si ano, si Nick Velasco, si Danny, si Danny S. Yan, oo. Hindi, pero grabe yun. Kaya ka naging the scavenger, ang galing sa offensive rebound. Yun. Wala put back agad. Kaya, yun. Ano yun? Sipag. Oh. Sipag at tiyaga. Okay, Coach Fred, how do you feel about yung moniker na binigay? Sino ba nagbigay kay ano? Si Kinito ba nagbigay nung ano, the scavenger? Kay ano? Sino ba? Mga kanina. 96-97 niya, baka. Yung nasa Channel 7? Mga yan, oo. Sino nasa Channel 7 ngayon? Si ano? Sa sports? Dati, ayaw kong nandiyan pa. Si Abel Ramos, ang gitun. Hindi. Si Trinidad. Trinidad. Si Chino. Kasi sila ang alam. Yun. Hindi ko alam yun. Nag-out of town sa Iloilo. May nagpapapirma sa akin. Sabi niya, pirmahan, papirma ako. Tapos, ilagay mo yung moniker mo. Sabi ko, anong pangalan? Anong ko?
Sabi niya, the scavenger. Ha? Hindi ko alam yun ah. Hindi mo nagustuhan nung una? Ganun ba yun? Ay, okay na lang kaysa wala. Tama, tama, tama. Takay ka na lang, di ba? Oo, oh, okay, eh. Okay lang, okay lang. At least, di ba, meron. Yes. Oo. Oh. Hindi, taka bagay naman talaga sa totoo lang eh. Totoo yan, totoo yan. Di ba? Hindi ako hindi sumama ang loob ko. I mean, okay. Yeah, mabuti, yeah, mabuti. Mayroon. Somebody's greeting us also from the U.S. Bakilala mo to, Coach Freddy. Andrew Fields. Andrew Fields. Toyota import. Import ng Toyota dati. What's up, Andy? Hey, Andy. Nasa New York din yan. Di ba? Ah, yeah. Tama, tama. Talaga? No, he might, I don't know if he's in Philly now. Pero anyway. Oh, yeah. So ito, pero grabe nga yung matchups, ganun kagaling sa defensive side of the court si Coach Freddy. Minsan, pinapagbantay sa'yo. Forwards, minsan, mga shooting guards, minsan, minsan sentro, import sa'yo rin yan, di ba? Mga import. Sino pinakamahirap bantayan na import, Coach Freddy? Yung, basta, ang sa akin, ang, yung 6'2", di ba, 6'2"? Mm-hmm. May mga, ano eh, ang 6'2 si ano? 6'2 ba? Si... Sean Chambers. Oh. Tony Harris. Tony Harris. Tony Harris. Tony Harris. Tony Harris. Oo. Oh, grabe. Wow. Harap-harapan. Sinajump siya tan. Iba yun eh. Oh, pero pagbalik niya, injury siya sa groin. Medyo hindi na ganun ka. Ano. Eh, yung Bobby Parks. Okay si Bobby kasi hindi... Ano eh, ang gusto ko lang doon, hindi siya madumi maglaro. Okay. Talagang ano, walang mga siko-siko, wala. Kung hindi ka... Saka parang ikaw lang yan, sportsmanship din yan eh. Oh, yeah. Ng laro, eh. Kung hindi mo siya matatamaan, walang ano. Okay siya, walang ano. Pag ano naman, 6'5", 6'6". Ang naano ko si, yung sa Alaska. Chambers. Devin Davis. No. Devin Davis. So, tamaan ka ng buhok nun, tulog ka eh. Kapal ng buhok nun eh, no? Yeah, those dreads. At saka nung time namin, hindi naman talaga ano eh. Actually, may talagang double sa akin. Dadalhin doon sa lugar, tapos doon dudubulin, parang ganun. Yeah. Parang... hindi yung talaga. Davis talaga, naalala ko yung import na mahilig makipagkaldagan sa loob talaga. Oo, oh, tsaka medyo unorthodox eh. Medyo awkward yun eh, kaya puro ganun-ganun yun si Davis, di ba? Awkward yun. Tama yung sinabi, alam mo, titin akong, di ba kanina may photo tayo ng team, ngayon photo ng team ulit. Ikaw talaga, kasama ka dun sa tulay eh, Coach Freddy, from the Northern Consolidated Boys hanggang napunta sa mga Danny Siegel, di ba? Diba? So, ikaw yun eh. Kasama, so, nakasama sila. Samboy, Kai Dick, yung mga yan, nakasama. Yes, nakasama yung mga yan. Umabot ka rin sa mga Danny S, Danny I. Danny. Diba? Yeah. Olsen, diba? Yan yung mga ano eh. Ito, dito. Ito, si Will Antonio. Coach Jong na ito. Coach Jong na ang coach dito. Oh, Coach Jong na. Noong tatala si Coach Ron. 1999, Coach Jong na. Coach Jong. Yun ang ano. Yes, pero team na talaga to. Oh, kasi nag-dual role na si Coach Ron sa Ginebra yata, di ba? Consultant. Oo, oh, consultant na siya sa dalawang team. Oo, tama. Two championships ka dito, 1999, nakadalawa ka dyan. Pero ano, wala to si ano, wala si Saito, no? Noong nag-champion kami. Ah, oh, 99. Oo, 99. Na sa sweep ata siya. Kasi kasi ang pinalit si Dwight Lago at saka si yun na si Velasco. Nick Velasco. Oo, kaya lumakas kami. Si Boy Beats. That's right. Si Boy Beats wala. Ito nauna si Boy Beats. Agala. Tama. Ay, grabe si Constantine, ano? Yung Art De La Cruz din, ano?
Oo. Ano, kabangga mo sa practice yan, ano, si Art De La Cruz? Sa mabait sa akin yan. Mabait sa akin yan. Hindi ako sinasaktan yan. Mabuti ng kakampi kaysa kalaban, di ba? Oo. Yeah, pero pag-usapan lang natin sa OVC, alam na natin yung galing. Sabi mo nga, patrimonyo, kodinyera, tapos umabot ka na sa mga Samboy and Kaidik and all of that. Alam na natin yung galing. Nung finally pumasok, nag-Danny I, tapos may Danny S ka pa, anong tingin mo doon sa dalawang yun, Coach Freddy? Parang tingin mo ba sa kanila, parang magka-champion na tayo pagkasama ko itong dalawang to? Ganun ba? Oo. Kasi ano na talaga, team na kami. Kumbaga, isang tingin mo lang, ano eh, sa player, kilalang-kilala mo na. At saka walang ano, wala kaming time na sasabihin na, ano ba, dipinsahan mo yan, wala. Ang amin, ang approach namin ng time na yan, saan kami makakatulong? Mga ganun ba, yung ano, kumbaga, tulong-tulong kami. Tulong-tulong. Lakas talaga ng team eh. Yung that early, yung late 90s na yon, malakas yung San Miguel na yun, into the 2000s. Diba? Sina Dorian na, sina ano rin, diba? Oo, oh, so, yun. Doon. Doon. Oh, ayun yun. Hindi, hindi kami nag-abot ni Doon. Doon. Hindi na nag-abot ni Doon. Kami nagpalit. Oh, noong 2001. Yes, kayo nagpalit. Kasi dapat pupunta ka sa Tanduay, di ba? Oh, yeah. Like, tapos, ang Tanduay, inano ng R21? Yeah, 22. Tapos, FedEx. Tapos, napunta ako sa Coca-Cola. Kumbaga sa papel lang ako napunta doon, hindi ako talaga nakaano sa dalawang team na 'yon. Mm-hmm. Kami ni Jeff Cariaso, coach mm-hmm. Jeff. Yung kulang ito, may tanong, no, walang shooter. Yung team na 'to, yung pinaka-shooter na dito, Will Antonio siguro, no. Oh, eh, tsaka yung dalawang gwardiya, si Boyvich tsaka si Olsen. Pero, well, Mike Mustre, masasabi mo na rin. Tsaka hindi tumetres masyado si Olsen eh, di ba? Hindi. Basta Boyvich pa. Si Boyvich. Basta mag-ganon ng paanon, titira na yun. Si Danny Siegel naman tumitira. Automatic tatlo si Danny Siegel. That's right. Dito nga maganda tanong, Jay. Ano yung unang time na nakita mo si Danny Siegel? Anong impression mo sa kanya? Nakita mo yung galing agad niya sa practice? Actually, ito nga may iyan ako sa inyo. Unang punta niya sa practice sa Green Meadows, sabi ni Coach Jong, Fred, dipinsan mo. One-on-one. Dinipinsan ko. Ha? Tumira. 3 points. Doon mismo sa tok-tok ng board. Sabi ni Coach Jung, patay tayo kasi direct hire, di ba? Magaling. Oo, patay tayo nito. Pero 1 month siya walang practice. Okay. Walang one month na siya walang practice. 'Yun ang sabi niya. Tapos nung nagkaano na, ang galing pala. Super grabe, galing pala. No? Hindi ko maalala. Gaano katagal? Rookie MVP dapat 'yun. Yun ang tatanong ko dapat. Sandali lang, nung nagkaroon siya ng ano. Nagkaroon siya ng stamina balik ang laro niya. Tapos 1-on-1 na 'di ba, sa kanya pag maliit, dadalhin sa lalim, magpo-poste. Tapos pag malaki, magwa 1-on-1 siya. Yun ang nakakaano sa kanya. Okay, ganito, Coach Fred, tanong. Siya ba dapat nag-MVP noong 1999? Rookie MVP rin dapat siya sa pananaw mo. Yan. Pwede. Nung time kesa binigay kay Benji para siyang MVP, dapat siya MVP noon. Pwede din. Eric Mack din yung isa. Eh, no? May Eric Mack din noon. Eh. Pero grabe yung impact ng dalawa. Ano kami nito eh? Dalawang finals kami. Yeah. Nung 99. Right. Correct. Tama. Shell naman, all Filipino yata, di ba? Kasi ano 99, kami. 99, yes. Kalaban Tanduay in the finals. Mm-hmm. So, seven finals kami. Mm-hmm. In 3 years, 7 finals kami. Correct. Hindi, lakas nga. So parang lagi kayo nandun. Tapos lima lang nakuha. Mm-hmm.
Lima lang eh, no? Lima lang. Sino ba tabi ni Gondi sa kanan niya, Coach Fred? Ah, si ano, Coach Jamal. Jalma. Okay. Lagi nanonood din. Tapos katabi ni Coach Jong sa kaliwa niya si Rich. Dixon. Dixon. Talaga. Oh, Dixon. Richie Dixon. Ay, no. Hindi. Ay, hindi ba? Akamukha niya. Hindi pa. Sorry. Ano ko sa Shell siya? Oh, pero kamukha niya. Andre looks like Hindi. Anak to ng manager namin dati. Okay. Di ba pala? Richie Alvin. Inaanap ko si Tangkinsen. Wala pa si Tangkinsen dito eh, no? Wala pa. Naglalaro ata siya sa anong time na yun eh. Coach, tanong ko lang. Nung 2001, inatake si Coach Ron Jacobs. Anong reaction niyo nun? Nung time na nagkaroon siya ng stroke? Siyempre, unang-una, nakagulat, no? Kasi... Yeah, unfit, di ba? Oo. Alam mo, pag sumasabay siya sa amin sa tic-tight, tumatakbo. Mm-hmm. Tumatakbo kami sa tic-tight sa machine. Treadmill. Mm-hmm. Ba, nakaka-30 minutes na ako. Tapos siya, hindi pa, pagod. Sabi ko, Sabi ko, kaya, bakit kako na ano yun, nagkaroon siya ng ganun na pangyayari sa kanya. Mm-hmm. Pero nung time kasi na yun ata ang Coca-Cola binili ng, ng San Miguel. Siya pa rin ang mag-ano. So parang, magiging tatlo na ang team niya. Yeah. Sabi nga ni Coach, naalala ko, sabi ni Coach Chot Reyes, kung buhay si Coach Ron, hindi ako mag-coach dito sa Coca-Cola nung time na yun. Okay. Nag-champion kami nung ano eh, all Filipino dyan eh, nung sa Coca-Cola, nung 2002. Yeah, correct. Pasko yun, di ba? Yes. Kayo? Yung Pasko. Merry Christmas. 25 talaga. Merry talaga. It's a very good lineup to. Anong year to, Charlie? This one, sama na sila Jumbo eh. So ano na yan? 99. Ito? 99. Ito ata yung all Filipino. Sino ba ito na sa leftmost? Nasa leftmost, katabi ni Mike Mostre. Rob Duat. Ah, Duat. Si Rob. Oh, Rob Duat. Kasi Duat. Hindi, 99. 2000, nasa ano na. Nasa Hindi, wala. Well, pwedeng 2000. Nandun pa ba si Bolado noong 2000 sa San Miguel? Pero kung all Filipino to, 99 to. Okay. Oh, yeah. Correct. Correct. Ano? Saya na mga photo to eh. Isang bisis lang kami. 2001 kami nag-champion ng ano, all Filipino. Si Oni Padilla, no? Talagang ano, kasama sa lahat. Oh. Siyempre, yung mga taga-barag sa practice yung mga 'yan, eh, 'di ba? Yung Padilla, Gamboa, 'yan yung mga mga backup na hindi nakakalaro halos pero nandun pa rin sila. Mga enforcer, 'yan yung mga enforcer dati. I think that's the first half ng time capsule natin 'yan. And so we take a short break just to tell everybody that we are part of the Globally Baller Network and listen to us on Spotify, watch us on Spotify. If you love our show, give us some love, send us 5 stars, become our monthly supporter. You know how much we love you forever and recognize you in our future episodes. Tapos, Globally Baller in Southeast Asia sa Facebook, sundan nyo po yan. You'll have tidbits, shorts of all the shows on the Globally Baller Network. And we're back to Time Capsule. We'll continue. No, this is brought to us by Fitbit. It helps everyone in the world get healthier, from counting your steps to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. Si Noel, naka-Fitbit yan. Log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out the line of products on Fitbit.com. Feel the power. O, tuloy natin ang ating... Ayan! May trading card pa, di ba? Oo nga. Oo. May nagpapapirma sa akin yung gano'n. Oo, di ba? Ano pakiramdam? Siyempre. Overwhelming, kumbaga, saya ko. Dahil, di ba, hindi ako magaling eh. Hindi ako sikat eh.
Yun ang naalo ko. Pero may moniker ka, Task Scavenger. Oh. Ayun! late bloomer, tapos may trading card, di ba? Sige Daben, two-time MVP, walang moniker yun. Grabe. Oh? Wala ba siya? Wala, siya lang. Wala. Tsaka si Boggs, wala rin moniker yan. Oh, yun yung mga walang moniker, that's right. Boggs lang talaga. It's Boggs. Dapat. Marino ano yung Boggs eh. Okay din. Noliloxin na to eh. Ano ba to? Mobile line. Anong pinaka memorable championship mo, Coach Fred? Yeah. Gusto walo. O siyam. Yung ano, nung Pasko. Ah. Okay. Yun talaga Coke. Yung ano. Coke. Oh, sa Coke. Kasi, there's a, oh, parang gamit na gamit ako kasi sila, hindi ko mangka, no? Sila, injured nun, si Jeff at saka si Johnny Abarientos. Mm-hmm. Okay. Kaya hindi ko akalain na magcha-champion talaga kami doon. Pero nag-time game 5 lang ata eh. Yeah. Mm-hmm. Game 5 lang, yeah. Hindi game hindi 7 eh. Parang oh, ganoon. Best of 5. Oo. Basta kumamaga si Ato Murano at si Luis. Yun. Tama no? Oo. Siya talaga. Okay. Ang ganda pa naman kasi expiring siya. Okay. Oo, pero pag nung pinto ko ano, yung magpipirma na siya. Ganun pa rin ang offer kasi nasa budget na eh. Nasa budget na nung time na 'yon. Kasi sabi ko sa kanya, ang hirap kasi sa iyo, matanda ka na sumikat. Totoo. Late bloomer. Nasa NBA kasi, tagal yun sa NBA. Yun. ang lalaki ng sildo nila, ano eh. Coach Jeff, si Coach Johnny. Maganda, Coach Fred, maganda yung kwento sa San Miguel ni Boy Beats dati. May bonus daw, may mga envelope, na brown envelope. Yung sa dalawang Danny daw, halos puputok na daw envelope. Yung kay Boy Beats daw, naaalog pa rin daw yung laban. Oo. Kasi sa San Miguel, hindi pinapasok sa ano sa bangko. Pupuntahan mo talaga sa opisina. Sobre. Yung mga game bonus. Na, ano. Pero Coach, umabot ka ba sa panahon na nakareceive ka ng maximum salary? Ay, wala. And umabot? Wala. Oh. Wala. Nung Coca-Cola, ginanon. Binawas lang doon sa, ano ko, kasi pagka sabi ni Coach, ano daw, maluwag ngayon. Next year, maano, kailangan i-ano kita ngayon, parang ganun. Escalating. Pero, yun pa rin, kumbaga, ano, yun pa rin ang ano ko nun, sildo. Total. Okay. Total. Mm-hmm. Laki pala, no? Ang sarap pala. Okay pala, no? May nagtanong dito, guys. May question kanina si Mark Cepino. Sino yung five toughest players to guard? Pinaka nahirapan kang bantayan. Siguro Alvin na yung isa doon, ano? Oo. Sino pa yung Nelson Asaito, no? Okay. Mm-hmm. Okay. Yun. Berhel. Yun ang Berhel. Mm-hmm. Si Berhel din. Si Kenneth. Okay. Sino ba kayo magkapuesto ni Kenneth eh? Pero, dinidipinsahan ko yun eh. Oo. Lahat naman ng position, binababantay kay Coach Fred. Sweet. Sino yung panlima? Ayan, sila. Marlo. Si Marlo. Pag malalaki. Oh, yun yung mahihirap. Si Coach kasi play din ang era, ano eh, na magagaling about, ano? Forwards eh. Oh, how about Dennis? Dennis Espino siguro. Dennis Espino. Dami niyan. Yung Limpot. Wala na. Oh, 'di ba? Sa dami, marami magagaling talaga noong time na 'yan, those frontliners. Very relevant pang poste. 'Di ba? Relevant pa ang poste noong time na 'yan eh. Kasi ngayon, 'di ba, hindi na masyado eh. 'Di ba? Hindi na ganoon ka June Mar. Hirap ako sa 6'6", 6'5" kasi lalong pag may tera, ugali ni Jerry Condinera. Ginamit ang balikat, pag gano'n na, hindi na mamahabol eh. Wala na. Correct. Diba?
ba next photo tapos natin? Tapos imports. Mga malalaki rin yung mga imports noong time na yun eh. Ayan. Ito na, Coca-Cola na ito. Gonzales, nakita ako eh. Yun yung maganda rin kasi, di ba, nawala ka sa isang champion team, which was San Miguel, ang dami mong championship. Nalipat ka, normally pag nalipat, masama loob ng player. Pero dito, naka-championship ka pa ulit, di ba? Dalawa pa dyan. Pwede ka eh. So may championship ka sa lahat ng teams na napuntahan mo sa PBA. Coach B-Boy, kasama mo dyan. Coach B-Boy. Yes. Rafi Ribis. Isipin nyo, ganito katindi yung Rafi Ribis. Andyan na siya. Mm-hmm. Oh, nandito na pa ngayon. Hanggang ngayon, nasa PBA pa rin si Rafi Ribis. Grabe. Ang tawag nga sa amin, teammates eh. Teammate. Teammate kami. So, Pochuino. Johnny Abarrientos. Oh, si Bonghok. Yeah. Yun yung one year ni Bonghok dyan sa Coca-Cola. Yes, diba? Oo. Tama no, si Wesley Gonzalez yung pinaka nasa kanan? Hindi kami nag-abot. Rudy Hatfield sa likod, Rob Wainwright, Jack Chia. Yep. Oh, si Will Antonio kasama mo uli dito, di ba? Aha. Yeah. Oh, yeah. Si ano? Si Hector Calma, mukhang player pa rin. Ito. Oo nga eh. Oh, si manager namin. Aboy ka. Manny Ramos. Gary David, nandiyan yan. Yan. Oh, nasa, yun naka-ano katabi ni, ano, Ribis ba? Saan si Gary? Ah, yeah. Ngayon, si Gary, yeah, correct. Sino yung katabi ni Gary? Sa kanan ni Gary, gitna nila ni Johnny A. Ni Johnny. Oh, my. Di ba si ano yan? Leo Abinido? Leo Abinido. Leo Abinido. Correct. Tapos si Nash Aboy to, Castro. Ba? Aboy Castro. Sino yung... Nash. Oh, Nash Rosella sa harap ni Reynel. Oh. Harap ni Reynel. Grabe na ng picture na to. Galing, no? Galing na eh. Okay. Ah. Ano to? Team building, coach? Team building. Okay. Injured ako nito eh. Hindi na ako nakalaro nito eh. Okay. Sino yung nasa likod ni Pochuino? 2000. Yung nakabisay. Manny Ramos. Manny Ramos. Oh. 2004 na ata to eh. Okay. Oh. Kasi hindi na nag-champion to eh. Yung nata, ano pa rin, ano? Ganun pa rin yung tikas, ano? Pwede pa naman si Reynel, pwede pa naglalaro ngayon eh. Nag-decide na lang siya mag-coach na. Si Quenta, pwede maglaro niya si Matteo. Coach, lagi namin, napag-usapan na namin nung nag-guest siyempre si Mike Mustre na magkadikit talaga kayo ni Mike Mustre, kaibigan mo. Pero sino pa yung mga pinaka-close mo na mga dating teammates mo? Si Coach Olsen. Olsen. Yeah. Hanggang ngayon, kasama kayo. Pag-inebra eh. Yan ang considered ko talaga mga ano body. Mm-hmm. Si Olsen at si Mike. Oh, silang tatlo. Sino sa likod ni Gia? Hindi ko na makita. Behind Jack Chia? Will Antonio. Will Antonio, yeah. Will Antonio. Yes. Among all the players na naging point guard na teammates niyo, sino bukod kay Olsen, sino naging paborito niyong teammate na point guard? Lakas ng team na to. Point guard? Oo. Bukod kay Olsen, yung paborito niyong point guard na kalaro? Yung nasa Coke ako, si... Johnny. Oo. Sipin mo yun, dalawang point guard natin dati sa national team. Kaya nga, ano eh, bliss talaga ako. Yung halos, yung magagaling sa PBA, naging kasama ko. Yeah. Yung coach, eventually, nung bago ka, siyempre, may mga Abby King ka, Frankie Lim, naging teammates mo na may mga veterano, siyempre, may mga binigay sa'yo yung konting advice yung mga yan. Later on, nung nasa 2000s na, ikaw naman yung veteranong-veterano na, no? Nandiyan yung mga bata, yung mga yan, yung mga Jack Chia and all this. Naging ganun ka ba? May player ba na naging parang bata mo na tinuturuan mo, ganun? Yes. Ako, ano eh, lalo na nung injured ako, finals namin, kasi hindi ako nakalaro, ang kalaban namin noon, San Miguel ang kalaban namin noon. Ang mga big man, hindi ko alam 'yon na ano, pag kinabukasan talo kami, kinabukasan may practice, tapos sinano ko sila. Ganitong pagdepensa kay
Danny Sigel, ito naman kay Daniel Deponso, ganun ganun. Yung pala tinitingnan ako ni ano ni Coach Chot Reyes. Tapos nung kinabukasan laro, talo kami. Sasabihin niya, kayo, kala niyo magagaling kayo. Hindi kayo nakikinig kay Freddy. Sabi ko, bakit napunta doon? Bakit naano ako? Yung pala, kasi tuwing ano, inanuhan ko sila na ganito, ganyan, ganyan. Ano. Eh, pag nananalo kasi, parang ganun talaga eh. Parang kumpiyansa na eh. Parang, parang hindi talaga 100% ano, pag doon lang pag natatalo, doon balik na naman, parang ganoon. Mm-hmm. Yung ano nang yan ang mentality ng player eh. Mm-hmm. Parang ganoon ang ano talaga eh. Nag-start na yung coaching mo doon eh, yung coaching career mo doon na, nag-umpisa na doon. Hindi ko alam 'yun, hindi ko alam. Actually, sabi ni Coach Coach Chot, isama na niyo 'to nang ano, nung pag pumupunta kayo sa laro. So, anong gagawin doon? Manonood lang. Scouting. Yung scouting na pala yun. Hindi ko alam. Tapos, umalis siya. Napunta siya sa San Miguel. Mm-hmm. Tapos, ang nag-coach sa amin, si Coach at Altamirano. Mm-hmm. Pero hindi na ako nakabalik nun eh. Dahil sa injury ko. Yeah. Ito, ano, kaya San Miguel Rio. Kaya nag-retire. Kaya ka na rin nag-retire nung time na yun, no? Yung dahil sa injury mo. Hindi ka na bumalik talaga. Oo, yun. Sayang. Kaya ko pa yung dapat ng mga dalawa pa eh. Yeah. Anong taon nito sa San Miguel Rio nyo na to, Coach Fred? Ito? Hmm. Saan kaya to? Hindi na maalala. Hindi. Pre-pandemic siguro to, no? Pre-pandemic. Oh, wala. Oh, wala pa. Wala pang pandemic. Oh, boy, taka buhay pa si Joey Mentz dyan, eh. Sa bahay to ni, ano? Nila Dwight. Ah, okay. Nice. Sa Balye. Yeah. Kasi... Balye. Balye Verde. Pati yung mga ball. Sa ano? Doon sa Green Hills. Ah, Green Hills. Green Hills. Si Green Hills. Tama pa dyan, si Gani, tsaka si Edwin. Mga ball boys. Oo, oh, may buhok pa si Edwin eh. Oo nga. Si Edwin yung nakakakolekta na 10 bola, sabay-sabay. Sabay-sabay. Hawak niya ganun, di ba? Grabe. Tapos ito naman si Gani, na-draft ng Hinebra to si Gani. Pero di nakapaglaro sa PBA eh, no? Si Gani, magaling shooting ha? Galing na shooting ni Gani. Oo. Pro yan dati. Kinuha ng San Miguel ata yan eh. Mm-hmm. Pero utility na nakuha. So dito, lahat yan naging kakampi mo no, except for Dondon. Yeah, Dondon di ba? Kami nagpalit. Si napunta pa rin si Mente no. Oo. Kabayan eh. Mm. Yan ang ano, dunker. Yan ang dunker talaga, magaling dumunk yan. Ano occasion to? Bay birthday o reunion ng Wala. Miguel? Wala lang, nag-anuhan lang kami. Kasi parang sino bang may galing sa labas? Alam ko si... galing Amerika, gano'n. Oo. Pero sino dyan? Sino bang Amerika dyan? Kasi that time, nandito pa sa Maynila siguro si Mike, no? O di pa sa London nun? London na ata si Mike eh. London, oh, baka kaya na kayo nakita rin. London na eh. Sino nasa likod ni London? Si... Dwight, si Gamboa. Gamboa, yun naka-yelo. Arnold. Arnold. Okay. Sino katabi mo, Fred? Yung agree. Yung kanina, yung sinasabi natin na si ano... Si Richie Dixon. Si Boss Albin Albin yan. Hindi niya kamukha si Richie Tixon dyan. Iba na itsura niya dyan. Alvin. Katabi ni Nick Velasco, si Oni Padilla ba yan? Katabi ni Nick Velasco. Yes. Oni Padilla. Yung naka... Tapos also nag-transition nga, naging after your playing career, hindi naman agad-agad no, na nag-coach ka. Paano ka biglang kinuha as a coach several years later? Ayoko na maglanood ng basketball kasi masakit sa ano na hindi pa ako ready kumbaga ano.
Mm-hmm. Parang kahit ano, hindi ako nanonood ng basketball sa PBA, hindi ako nanonood na eh. Tapos nag-ano lang si Coach Olsen, nagkita kami, sabi, manood ka sa amin. Ano, naalo ako. Tapos si Coach Koy, nung nag kinukuha niya ako dati, na kahit nasa Coca-Cola pa ako, kinukuha niya ako mag-assistant. Tapos sabi ko, wag, ayoko, mahirap mag-coach. Gusto ko lang maglaro. So nung ano na 2005, sabi niya, ano ka sa akin? Mga Disembera, mga Nobyembre ata or October 2005. Punta ka sa akin. San Beda tayo. Ah, anong gagawin ko dun? Wala naman akong alam dyan, sabi ko. Wala naman akong alam sa coaching. Nee, sa ano ka? Ano lang. Tapos yun na. Pag, ano, kinuha niya ako. Mm-hmm. Tapos, ibinigay niya sa akin si ano, yung import. Tuturo ako. Ekwe. Oo. Ayaw niya. Ayaw niya ang tinuturo ko kasi hindi daw siya marunong. Tapos, sabi ko, kaya nga eh. Kaya nga nandito kami para turuan kayo. Ayaw pa rin. Lumabas ako doon sa San Beda. Sabado ata o Linggo yun. Sumigaw ako. Ah! Ganun. Sumigaw ako. Tapos, pinuntahan ako ni Coach Koy. Brad, ganun talaga yan. Brad, ganun. Sabi ko, o nga, nandito tayo. Kasi nung time na yun, ayaw ko pa talaga eh. Ayaw ko na ng basketball. Tapos, yun, napag-isip ko na. O nga, no. Nandito pala tayo, Coach, para magturo. Sige, sige. Ano na lang. So, kasi, ang mga tinuturo ko, ang madali lang yung pagganyan eh. Gusto ko yung mabilisan kasi ang ganito, mabagal yan eh. Yung ganun, mabilis eh. Quick eh. Quick ang ano, ayaw niya kasi hindi daw niya alam. Sabi ko, dahan-dahan lang. Kaya nga nandun, yung ano, tapos yung poste. Puro kanan. Kaya ako, ang tuturo ako, doon sa hindi niya alam. Yung kaliwa ang inaano ko noon, kaliwa. Ang hindi ko lang nakuha yun, ano sa kanya, yung poste na fade away siya, jumajam siya, fade away. Kasi hindi siya makadunk ng kaliwa. Laki-laki tao. Makakadunk siya, yung ganun, pero yung tumatakbo, hindi. Sige, parehas lang yun sa kanan. Pag ano, dinahandahan ko yung ano, yun. Doon kami nagka-intindihan. Doon kami ang bilis niya turuan. Ang bilis. Ang ganda. Ilan taon lang si Sabi Ekwe nun? Ilan taon lang si Sabi Ekwe nun dumating sa'yo? Kasi, ayun, nag-residence ata siya ngayon during kay Coach Nas eh. Mm-hmm. Kumbaga, team na rin yun. Kumbaga kami, silang naghain, kami ang kumain. Kasi alright, ano na talaga yun. Ang ano lang namin ngayon, Final Four lang eh. Ayun, ganun. Kaya yun, tapos nag-champion, di ba? Tapos tinanggal si Coach Koy. Umalis din ako. Kasi si Coach Koy ang umano eh. Pero ako, hindi ako tinatanggal. Pinababalik nga ako doon sa manager. Siyempre, ang naintindihan ko, yung coaching, kailangan isang ano kayo. Di ba? Kailangan isang, hindi yung may taga-iba. Di ba? Pero si manager si Jude Roque, hindi pa manager si Jude Roque noon. Hindi. Ano yun? Coach pa siya noon. Assistant coach. Oo. Yun yung time na yun, natatalo kami. Medyo nagkano yan eh. Yung natalo kami ng nila, ano, Espinas sa, ano, PCU. Natalo kami. Mm-hmm. Eh, sabi ko naman, ang isang panatalo, hindi pa naman, hindi tayo makakapunta sa finals eh. At saka, Final Four naman lang kailangan natin eh. Ay nagkataon lang na parang nag-12, sunod-sunod kami hanggang 12. Ayun.
Tapos na 2007 kinuha ko ni coach sa FEU ni coach Glenn Capacio. Ah, okay. Glenn. Okay, okay. So tuloy-tuloy ka nga, no? So, nag-university ka muna. Yes. Nagustuhan mo na. Nagustuhan mo na mag-coach. Oo. Parang masarap magturo. Masarap magturo. Lalo na sa FEU, yung mga ano nila, Baruka, sila, Ramos, Baracael, yung Kawaling. Time na yun, yung parang Kawaling, Rizada, Kawaling, na nag-ano pa lang, na, lalo si ang ano ko doon, ang gusto ko doon si Ramos, yung parang wala pang laro, tapos nakikita mo nung ano na, wow, ang galing na ng bata. Wala, 6'2 lang siya, bigla naging 6'7, di ba? Oh, tumangkad, payat-payat, ganun. Tapos nung, napunta na ako, 2008, napunta na ako sa San Miguel. Oo, correct. Kinuha ka na lang. Balik ka sa team mo. Uber. Sinong coach, sinong head coach nun? Si, ang kumuha sa akin, si coach Shot Tankinson. Oh, coach Shot na, okay. Nakasama kayo sa San Miguel All-Stars? Umabot kayo doon? San Miguel All-Stars? Yung team na naglalaro? Legends. Mga veterans, mga legends na umiikot sa buong bansa? Ay, hindi. Hindi ka na. Bagay ka doon, coach Fred. Hindi ako. Kasi nung time na yun, may business ako eh. Hindi ako pwede mag, ano. Nagtitinda kami sa Walter Mart. Okay. Ito na yung pamilya. Ito na yung pamilya. Lima pala yan, coach Fred. Titin ako nga yung ano yung photo na ito. Coach, may kahulugan ba yung number 25 sa iyo? Ayun. Yan October 8 at ang birthday ko. Okay. Kasi birthday ko lang tapos na belated. Thank you. Tapos October pinapirma ata ako October 25. Eh. Tapos kasi naglaro ako sa Iloilo, kung hindi 28, parang ganun, October 28. So, ayaw ko lang, may 8-8 talaga ako. Tapos nandun si Alan Kaidek, hindi naman pwede man. No? Ayaw ko lang 88. So, sabi ko, 25 ko lang. 25 na lang, sabi ko. 25. Akala ko 25, one better than Norman Black eh. Yun ang nasa isip ko, yung happy birthday ko lang, 25 years old. Pero yun na, yun na yung number mo all the way, di ba? Yes, yun na. Nakita ko kasi yung mga jersey mo, no? Oh. So, wala na yan. So yung, kung saan yung mga batang yan, malalaki wala, na yun. Malaki na yung isa, grabe. Ano na yan? Mag-31 na, mag-29, tapos 27, 20... Hindi naging player ng beta dyan, yung malaki, yung maliit. Itong gilid. Yung nakaano sa, nakaganon, na maliit. Sa mesa. Sa mesa. Anong height niya? Anong height niya, coach? 6'1 lang. Ah, 6'1. Walang umano. 6'1 lang. Ano ginagawa ngayon? Nasa 3x3 ngayon. 3x3. Umpisa sa Monday. Umpisa sa Monday, tama. 3x3. Sa 3x3. Ito ko yung mga lineup kanina. Siya lang sumunod sa yapak mo sa basketball. Yung mas matanda, hindi na Yung nasa likuran niya, magaling din maglaro. Kaso manipis. Okay. Manipis. Hindi siya ma-line up. Yung mga pasarel, yung mga ano. Oh. Ang ginawa niya, nung fourth year, high school, nag-volleyball. Okay. Tapos yun, kinuha ng UP pagka-college. Nag-UP siya. Ah, ganun ba? Okay. No. Okay. UP siya. Naglaro siya. Naglaro. Nung last year nila, hindi sila naglaro kasi ayaw nila ng coach. Pinagalitan ko nga eh. Hindi pwede yan. Sabi ko, ganun talaga ang buhay. Gulo talaga ng volleyball team. Sabi ko, apat ata sila hindi naglaro yung time na yon, yung last year nila. Ano, babayad kami. Oh. Sige, magulo talaga volleyball sa UP kahit dati.
Oo nga. Ang ganda ng tumbok ni ano ha, ni Coach John ha. Tingnan mo yung kapit niya sa ano. Bilyar, nagbibilyar talaga kayo, Coach Fred. Hindi, hindi. Hindi. Bumili lang ako. Bumili lang kasi nung time 9, nung 1999, talagang nanalo si Bata. Grabe si Bata Reyes. As in. Natutulog pa nga ako dyan eh. Sa ibabaw kasi sabi ni Bata Reyes eh. Gagaling ka pag matulog ka sa may bilyaran. Nice. Hindi ko alam kung matabingi pala mesa ba tumatagal. Ano yan? Mahirap pala dalhin sa, nasa taas yan, nasa third floor ko eh. Mahirap yan. Tapos may panakyat namin. Ah, parang piano yan, pag dinala mo sa ibang lugar, titimbangin na naman. Nag-cramps ako dyan eh, yung laro. Kasi may laro kami ng araw na yun. Okay. You're excited. Napagod din, na-stress. Pero, so ngayon, let's look at the next photo, guys. What's next on the... Ayun, so ito nga. Coaching na nga eh. So tuloy-tuloy na, ang tagal mo sa with this group, no? Nakasama mo itong mga to. Coach team, umabot ka rin. Dito. But recently, alam naman natin yung success na nangyari dyan, of course. Malaking success dahil kay Justin Brownlee. Diba? Yeah. Kayo iba mga players na nakuha ninyo. So, puro panalo. Kaya kayo nakasmile ng malaki dyan, no? Pero... yung decision mo, coach, na iwanan yan, paano nangyari yun? Bakit family? Wala ka na dito? Oh. Family. Actually, ayaw ko talaga dito kasi wala naman akong gagawin, sabi ko. Eh, sabi ni Mrs., sige, before ako mag-retire, gusto ko, nandito ka. Yan ang ano. Sabi nga ni Boss Al sa akin, eh, Fred, ang daming may gusto sa position mo. Ikaw ba iiwanan lang? Sabi ko, ganun talaga eh. Yun ang ano. Correct, correct. Move on na. Ito, nalala ko. Nakakamiss. For one lang ano yan eh. Sa series na yan. Oh. Eh, yan ang restart ng PBA to 2020. That's right. Hirap so, Clark. Clark Bubble. Oh, sa Clark. Oh. Pinagdaanan natin para matawid lang yung PBA na sa Clark. Grabe. Oh, victory for basketball talaga yan. And of course, Ginebra nga yung nag-champion noon. Kalaban yung una. Oo. Dami fans ni Coach Freddy nagpapabati sa kanya sa comments, no? Ano, sagutin mo na lang, coach, ano? Pag-check mo. Mamaya na mga comment. Ako interesado lang ako, Charlie Anuel. Gusto ko lang pa compare kay Coach Freddy yung coaching style ni Ron Jacobs at ni Tim Cohn. Oy, magandang tanong 'yon. Wow. Magandang tanong 'yon, Jay. Oh, nga, no? What a few. Sa akin sa pagkaintindi ko sa coaching, ano. Si Coach Ron, ano, detalyado 'yung ano, 'yung turo niya kung sa especially sa defense. Talagang kasi nagtatagal kami siguro ang practice namin 3 hours ang defense yun mga 2 hours ang defense na matagal yun ang ano ko parang most ano talaga si Coach Ron defense talaga si Coach team. Magaling naman siya sa defense, hindi naman ako nag-ano. Pero ang galing niya during the game, during ano, ang galing adjustment. Niya mag-game adjustment. Yes. No, doon ang ano ko. Best talaga ano talaga. Talagang alam na niya kung sino yung ganito, yung ano. Yun ang nakita ko lang, yun ang nakita ko na ano. Sabi ko nga kung yung dalawa na yun kung magsama, wow. Wow. Eh naglaban naman sila noong 1998, 'di ba, sa finals. Oh, sa finals. Oh. Dalawang beses talo kami. Si Devin Davis naman kasi import eh. Yes, that on the time, that, 'yan ang time na sabi namin na alas ko na naman. Oo nga. Kaya nga. Alam mo ba, 'di ba, parang yun na naman, din tayo manalo dun eh. Ang bababa ng score nyo nun, ha? Wala yata kayo. Oo nga. Parang ano? Ayaw ni Coach. Yung time na uso naman na mababa.
mababang score sa PBA late 90s. Oh, diba? Uso mababa score noon eh. Binabaga na ni Coach Ron yung laro. Oh, eh. Posti-posti lang eh. Yan ang Nelson Asaito no yun, nung time na yun. Grabe, Nelson. 31, 32. Oh, score. One of the highest grabe. Scoring average yun. Oh. Si Coach Richard, wala naman tinuturo mag-free throw sa Inebra, no? Hindi, oh. Wala naman. Galing, tinuturoan niya lahat. Pretty true. Ano. Happy galing, ka rito. Kasama mo. Kasama mo yung talaga, tropa mo si Olsen, eh, no? Magaling sila. Magaling sila. Coach, pag nagtatampo si Coach Tim, tapos ayaw niya mag-coach, alam niyo na yon. Yung si Ben, nararamdaman niya. Oo, oh, oh, alam niya yun. Agana. Alam na ni Richard. Alam na, si, si Coach Richard na yan. Alam na ni Richard. Bili ba ko sa Coach? Pag ano, pag natatalo na sa finals, no? Mm-mm. Mga game 3, game 4, pag natatalo na, wala na talaga. Ang thinking niya, yung next game na talaga. Next game. Kaya na. So kayo na bahala dito sa game. Kayo na matumakos itong game na to. Karang ganun. Hindi na siya lagaano. Okay. Pero galing din. So parang nag-full circle. Isipin mo, ayaw mo mag-coach nung umpisa. Yep. Para napilitan ka lang. Tapos ang tagal mong naging coach, di ba? Oo. Oh. Palagay ko hindi pa tapos ang coaching career mo. Ilang champion mo as assistant coach? 9 championships ba? 9. Oh, isa kay coach Shot, isa kay coach Coach Shot. Coach Shot, oh, isa. Tapos si coach Jong. Yung nasa Hinebra, nasa sa San Miguel ngayon. Si coach sa ano yung Petron. Ato. Agustin. Ato Agustin. Tapos Team Con na. Team Con. Ito. Grabe, no? Grabe, wow. No? Yeah, dahil mo nga championship na natikman. So, dapat pala 18 championship nyo. Yeah. Dapat 9-9 eh. Sa ano ko dapat 9-9. Pero siguro hindi na ako sinama doon sa ano na yon, yung 1994. Hindi ako sinama. So, dapat wala ka. Dahil wala ka sa listahan ng roster eh. Pero yes, dapat yes. Hindi kasi di ano mo yung sa totoo lang yung records keeping naman dito sa Pilipinas ng PBA medyo palpak yung iba. Hindi diba? Medyo. To, oh, very palpak. Si Jay Mercado na nagsasabi, ayan ang inside sa mga story na ng PBA. Yung mga, wala tayo mga tape ng mga games, yep. Yung mga listahan na kung sinong gumawa nito ganyan, minsan kulang-kulang. Maasa tayo sa Wikipedia, isipin mo yun. Oh, birthday, mali-mali. Buti na lang, may mga aris tayo, tsaka Jay Mercado na kahit pa paano, mga PH, archive, PBA Archives, PH Sports Bureau. Yung mga tumutulong sa atin. Okay, so ano, what's in store? Anong ginagawa ni Coach Freddy Abuda ngayon? At anong gagawin mo moving forward? Oh my God. Sa ngayon, pinakamahirap na tanong ba dito? Sa ngayon, sa totoo lang, kain tulog ako dito. Parang nakataba kayo niyan. Tama ako diyan. Pwede niyo. Dami pwede diyan sa Manhattan. Bakasyonista ba talaga. Bakasyonista. Yung lalamig pa kayo diyan. Fall na yan, di ba? Trabaho. Lalamig na ba sa inyo? Oh, lalamig pa. Ready mo na yung winter clothes mo? Kanina pinaandar na dito sa apartment yung heater. Heater. Yeah. Yeah. Ano na? Ang hirap. Taga Saing. Nagluluto. Nagluluto. Washing machine, ha? Washing machine. Alam mo. Hindi pa masyado. Inaalam ko pa kasi may mga hindi pwede at saka yung ano. Hindi pwede ipagsabit the color. Ganun. Pero pagluto, yun na. Kasi, kumbaga. Yeah, nice cooker naman daw eh. Pag nagpa-laundry ka sa New York, pagtatawa na ka, pag pinagsama mo yung decolor sa kaputi, pagtatawa na ka naman nagpa-laundry. Yun. Yun lang. Yung problem po eh. Anong career high mo, Coach Freddy, sa PBA? Sa points? Oh my God. Nalala mo? Alam eh. Parang 18 ata. 18 lang? Nag-mahigit one game, naalala ko yun. Or rebound, 17. Mga gano'n lang. 23 or something like that. Nag-20 ka, one game. Coca-Cola.
Oo. So, hindi ko ano eh, basta kasi nung time nung ito na dirty late, work nung, yung ano na hindi na ako ano sa Tera eh. Wala na eh. Kailangan mo mahanap natin yan, coach. Sige. Hanapin natin. Ayun, ayun. Ito yung information na nakalagay sa internet. 8 championships kahit feeling natin 9 dapat. 2-time defensive player of the year, 4-time member of the all defensive team, 3-time sportsmanship awardee. 'Di ba? Imagine dumedepensa ka, nanggugoons ka, binabangga mo yung mga offensive players. Oh, pero grand slam pala 97. Ha? Grand slam si Coach Freddy Charlie on 97, defensive player of the year, all defensive team and sportsmanship awardee. Oo, yung tatlo na 'yan. Oo. Ah, dalawang beses pala. Nalala ko nga 'to eh, yung 97. Sabi sa akin ni Chino Trinidad. Bakit nandito ka? Yung awarding, yung ano. Ba't nandito ka? Ay, sabi ko nakita ko doon sa ano, nakasali ako doon sa ano eh, sa defensive team eh. Oh, sa tingin mo mananalo ka? Ay, hindi, isa alam ko na 'yon kung sino mga ano. At saka nandito ako para wala ako, hindi ako ma-fine kasi pag hindi ako mapapa-fine ako. Coach, ano pa kaya for compliance lang. Compliance lang eh, no? Ano yun, Jay? And then, anong pakiramdam ng buzzer beater ni Bald David sa inyo? Ayun yung ano, yung si Mike Mostrimo na naka 3 points. Grabe yun. As in. Ako naman, masakit, pero ang ano ko lang palagi, sinasabi ko na hindi lang naman tayo ang anak ng Panginoon. May mga plano. Ganun pa. Kasi pag-iisipin mo, masakit talaga. I mean, yun ang pang-ano ko. Hindi talaga para sa finals. Atin. Hindi finals yun. Pero okay, ganda ng laro na yun, ano? Ganda. Double overtime yan. Ano, may double overtime game pa kayo with Jeff Ward. Oo. Sa atin, naman yun. Oo, yung naibato ni ano, may game yun eh, nabato ni Aquino na layup. Talo kami ni Baldavid. Oo. Yun eh. May mga masakit pero madami naman championship. Oo naman. Yes. Marami na sa yan. Balansado naman yan. Di ba? Lamang pa nga yung Buenas eh kesa sa mga. Yeah. True. Yes. Ganun lang yun eh. Hanggang ngayon, blessed si Coach Freddy. Guys, pahabol questions bago natin pasukin ang regular ano natin. Game na tayo. No, that was the time capsule brought to us by Fitbit. Let's enter yung itong stage ng ating show. It's called the Twilight Zone. Itong Twilight Zone natin, ibig sabihin, patapos na tayo. Nasa last 2 minutes na tayo. So, unang segment ng ating Twilight Zone is called the X's or O's. It's brought to us by Tuminugan Farm, your private paradise in the heart of Bukidnon. If you need to relax and unwind, why not rejuvenate and reconnect with nature right at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon? Choose from a wide range of accommodations, the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan. It can accommodate entire families, groups of friends, backpackers, and even team-building events. So check out tuminuganfarm.com or Instagram and Facebook for more information. Book now, ha? Book now, guys. Maganda talaga dyan. And you can start your Mindanao adventure there today. Coach, may listahan ako rito ng mga choices. Mamimili ka lang. Isa-isahin natin. Mamili ka lang. Hindi mo kailangan paliwanag mahirap kung bakit. Mahirap ka, Coach Fred, ha? Mag-ingat ka. Mahirap yan. Kung bakit mo pinili. Hindi mo... Lang ako, uwi. Bawal ang patas. Mr. Ben Obrigue, thank you for watching. Okay, pasok tayo sa ating ano, X's or O's. Okay, number one, Coach. Ha? Bantayan si Alvin o bantayan si Nelson? Bantayan si Alvin. Gusto mo yun. Bantayan si Nolly Loxin or bantayan si Bong Hawkins? Correct. Bantayan si Nolly. Si Nolly. Okay. Ito, balang alam ko na yung sagot dito. Dindo Pumarin or Olsen Rasela? Olsen, siyempre. Jong Wichico or Chot Reyes? Coach Jong. Abby King or Yoyoy Villamin? Yun. Abby King. Matagal siya nagsama eh. Danny I or Danny S? Danny I. Okay. Wala pang patas. Shot Tankinsen or Frankie Lim? Shot Tankinsen. Elmer Kabahug or Alan Kaidik? Alan Kaidik.
Oy, na-fake. Na-fake. Okay. Jeffrey Cariaso or Glenn Capacio? Glenn Capacio. Glenn Capacio. Alam ko na yung leanings ni Coach Fred. Okay. Poch Huinho or Ives Digdadise? Poch Huinho. Poch Huinho. Mike Mustre or Ato Morano? Mike Mustre. Mike Mustre, siyempre. Siyempre, siyempre. Okay. Albert Ramos or Jumbo Bolado? Jumbo Bolado. Bolado, the late. Galing. William Antonio. William Antonio or Dwight Lago? Dwight Lago. ito, imports. Ron Hale or Torre Braggs? Ron Hale. Ron Hale. Okay. Ito. Ron Grandison or Ken Redfield? Ken Redfield. Oh, Redfield. Okay. Jerry Codiniera or Dorian Peña? Dorian Peña. Dorian Peña. Okay. Jeff Ward or Turkin Mott? Turkin Mott. Turkin Mott. Nag-champion eh. Mario Bennett or Art Long? Bennett. Mario Bennett. Okay. Teammate ni Strader. Leo Abinido or Joey Mente? Both. Both. Yun! Mabilis ng choices kanina, pero ito. Both. Okay. Okay. CRISPA or Toyota? Toyota. Wow! Bakit sir! Ha? Jake Ruas. Jake Ruas. Okay. Oh, offensive rebound or defensive rebound? Offensive rebound. Offensive, syempre. Naman. Playing or coaching? Yon. Playing pa rin. Ito. Defensive player of the year, sportsmanship award, or champion? Champion pa rin. Champion pa rin. Better team than individual, ah. Okay. Ito, Danny Siegel or Rudy Hatfield? Siegel. Ito si, Rosell Ellis or Lamont Struthers? Lamont. Okay, the last one. Can we show the photo, Aaron? Of the ladies? Ayan, choose wisely. Snooki, Maricel or Dina Bonneby? Dina. Dina pa rin talaga eh. Wala eh. Dina ang bilman nitong... Pinag-Maricel dati. Sino nga yun? Magaling yung bossing. Recently. Kasi isipin nyo, magaling yung bossing. Yan ang Excess or Oath yan for episode 193. I'll pass it on to... Who's it gonna be? Noel? Noel. Isang katanungan lang naman... boss Coach Fred, ano? Matagal na tayo magkaibigan, yeah. Pero never ko 'to natanong sa iyo, Coach Fred. Man. Kung hindi ka naging basketball player, ano sana ang naging linya mo? 'Di ba? Sa anong hilig mo? Kung hindi ka naging basketball player, ano sana ang naging buhay ng isang Fred Abuda? Ano dapat ang abogado ka ba, doktor, ano bang ano? Pulis. Wow. Bakit? Yun criminology bakit? Ako eh. Oh, criminology. But nahilig? Bata ka palang criminology na gusto mo. But nahilig? Actually, nung bata pa ako, mahirap mangarap kasi wala eh. Hindi kaya. Hindi, wala. Makatapos lang ang pangarap ko, matapos lang high school. Yun lang. Nung nakapag-aral na ako, so nakapag-enroll ako sa criminology, so inano ko na yung mindset ko na parang pulis na, magpo-pulis ako. Yun. But, nung naging player ako, ayaw ko na mag-pulis. Ayaw ko na. Pinupulis mo naman yung mga binabantayan mo eh. Kasi, mahirap. Nung nasa Cebu ako, yung internship, magano kami, narcotics, investigador, ballistic. Ang dami. Ang nakakatakot doon sa narcotics. Ang dami kaya nahuhuli namin dati ng mga
ano sa Cebu. Ayaw ko na. Baka makilala ako, sabi ko. Makilalang tao. Hey, si Oni Padilla, nanonood do, coach. Shout out to Vegas. Ay, pre. Nasa diya. Vegas pala. Nasa Vegas siya. Okay. Oh, yun. Police Superintendent Freddy Abuda. Maraming salamat. Yes, sir. Pakita na pala. The ball's coach. With you, Jay. Okay. Coach, this segment is brought to us by Founders Donuts Coffee and Tea. Founders Donuts Coffee and Tea doesn't get any better than this. Check out their new store. Drop by and grab a donut. They're open from 8 in the morning until 8 in the evening every day. Check out Founders Donuts through their social media, Instagram, Founders Donut, Donut PH, Facebook Founders Donuts. It's located at 5797 Zubel Rojas Street, Barangay Palanan, Makati City. If you, coach, question. Ito, simple lang. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon. There's the new branch. So we're just showing the new branch. Yeah. Punta nyo po sa Palanan. Sa Zubel Rojas Street. Mamaya. Oh, sige, go. Okay. If you were to have dinner, kung pwede kayong kumain ng dinner with any basketball personality, coach, no? Whether past or whether present, whether buhay pa o patay na, whether player, coach, manager, local or foreign, sino yon at bakit? Oh. Sino kaya? Mahirap yun, ah. Kahit patay na, pwede mo. Any basketball personality. Oh, pwedeng local, pwedeng foreign. Kahit di nyo kilala. Gusto ko si ano, para makipagkwentuhan lang. Si ayaw ko kilala niyo si ano si Sir yung tawagin siya si Mr. White. Oh, si Eduke? Si that man in white, si Tito Eduke. Oh. The man in white. Okay. Opo. Bakit si Tito Eduke? Gusto ko siyang pasalamatan. Triple V. Sa Triple V. Napakabait niya. Ayun. Okay. Ayun. Hindi ako nakapagpasalamat sa kanya. Na, wow. Bakit siya yung ano? Ano ba siya noon? Siya ba yung coach o the manager na siya noon, ano? Hindi siya coach. Silang may-ari. Silang may-ari. Yes. Ang magandang pag ano namin na yung kalagayan na yung pag ano na sa amin ng mga players yung nasa ano kami quarters dito Edu yun ang gusto ko sa kanya magpasalamat. Kung hindi dahil kay Tito Eduke hindi nagkaroon ng mahabang basketball career, doon nagsimula talaga lahat, ano? Siguro yung ano, basta naisip ko na nung napunta ko sa Maynila, siya talaga ang nakano ko na magpasalamat ako sa kanya. Galing, ha? Galing na si Tito Eduke Lobas sa dami ng pwede. Oo, tama. Galing. The man in white, ha? Diba? Kung hindi, police superintendent na ngayon. Oo nga. Correct. SPO10. Yan, SPO10. Pick out, please. Okay, this portion was brought to us by Founders Donuts. Thank you. All right. Okay. That's that segment. So, coach, ito na, patapos na tayo, no? Salamat sa pag-share ng kwento mo. Pero sabi ko nga sa iyo, last segment natin, Hello Porky. Let's call it Hello Porky. Ito batian portion natin. At lahat ng pwede mong pasalamatan, i-shout out, i-acknowledge, coach. Pwede na ngayon bago tayo bumitaw. Okay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakarating ako kung ano man ang narating ko. Nagpapasalamat ako sa family ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko nasa probinsya. Ay, lalo na sa kapatid ko, yung hotel ko, birthday niya ngayon. Happy birthday, hotel. Medyo nagiinuman ata sila sa kanyang farm. Okay. Well, thank you, Coach Ron, kung nasaan ka man ngayon. Thank you, Coach Ron Jacobs. Salamat. Doon ko naintindihan ang basketball, especially sa defense. Parang pinagaan ang depensa nung naintindihan ko masyado nung
siya ang nagco-coach no sa amin nung time na 'yon. Kay Coach Shio Tankinson, thank you. Ikaw ang kumuha sa akin para makapunta ko dito sa PBA. Kay Coach Koy, nasa ano ata si Coach Koy, sa West Coast. Thank you, Coach, sa unang coaching ko. Kahit wala akong, hanggang ngayon, wala naman akong alam eh. Sa pag-coaching. So, thank you. Si Coach, Coach Tim, thank you sa mga championships na ibinigay mo. Na, naging bahagi ako sa your ano success. Seven champion. Diba? Coach Olsen, thank you. Coach Richard, thank you. Sa mga samahan natin. Coach Kirk, thank you. Nothing. Wala na. Thank you na sa lahat. Sa lahat. Sa lahat ng nanood. Salamat. Yeah, salamat. Salamat, Sir Jay, Sir Charlie, Sir Noel. Thank you very much. Noel mo ako. Tagal na natin magkasama. Grabe. Salamat. Salamat sa'yo. Sa pag-share. Matagal na natin pinaplano to. Imagine, nandito ka pa sa Manila. A year ago pa. May training kasi kayo every Saturday. Kaya di tayo maka-schedule. Yes, schedule. 10 o'clock pa naman kami. Ngayon, hating gabi ka na inabot sa Amerika. Kaya nga. Okay lang din. 12 midnight na. Bagong araw na dyan. No problem. Hindi naman kaya kayo ko nag-resign sa ano sa Ginebra para makapag-guest sa amin. Yo. hindi masabi kasi hindi ko masabi kasi nag-text siya si Sir Charlie, sabi ko maglilipat kami. Oo, September. Hindi pala maglilipat ng bahay, maglilipat ng bansa. Umalis all the way. Okay. Thank you sa inyo. Talaga. Thank you very much. Kayo na magpuno sa ano ko, sa kulang ko. Okay tayo. Salamat sa mga kwento. Ang ganda ng mga kwento. Of course, a great career. Late bloomer sa basketball pero nag 470 plus games sa PBA. Imagine 12 seasons. Ang layo ng narating mo, coach. Nag-coach pa ng, di ba, ng katagal-tagal. Dami. Napakaraming championship. My gosh, as a player and as a coach. So, galing na mga storya. One of the best defensive players ever to have played in the PBA. The scavenger, Freddy Abude, he's a winner. Before we go, we'd like to thank, of course, the Globally Ballin Network. We are part of that network. Salamat. We also thank San Miguel Corporation, of course, as usual, di ba? Kasi sila ang nagpapatakbo dito sa ating show. And we're very grateful to San Miguel in cooperation with Tuminugan Farm and Founders Donuts and Fitbit. And we'd like to say happy birthday sa mga pamilya ng Eternity of Basketball na nag-birthday this past week. So season, Sunny Cabato, Worley Cuevas, Willie Marcel, birthday niya kahapon, si Kinito Henson, hindi, 2 days ago pala si Willie, kapon, yesterday si Kinito. Today, birthday ni Dodot ngayon. Happy birthday, Congressman. And Coach Freddy Abuda. Belated. Belated to Coach Fred. Hindi ka pa party. Di ba, hindi ka pa part ng family nung birthday mo ngayon? Part ka na. Belated happy birthday, di ba? Si Papa Tito akong birthday. Birthday ng dalawa kong kapatid ngayon, si Ria at saka si Marco. Pareho sila October 14. At saka isang kaibigan ko sa volleyball, si Councilor Charo Soriano. Birthday din ni Councilor Charo ngayon. Happy birthday! And of course, as usual, happy birthday to all of you and happy birthday. Thank you to PBA Archives and PH Sports Bureau sa lahat ng impormasyon, ng mga photos and all of that. So thank you so much. That's episode 193. It's now in the books. We will announce our next guest on our Facebook page as soon as we can. Antabayanan nyo po yan sa aming Facebook page. Mukhang maganda tong guest natin na medyo mas senior ng konti kay Sir Freddy. Next week yung guest natin, kung ko-confirm ko lang. So, sa ngalan ng aking mga kasama, Jay Mercado and Noel Zarate and of course, Coach Freddy Abuda. Ako po si Charlie Cuna. Maraming salamat. God bless you all. We will see you next week. Mabuhay po kayong lahat. AOB keeps going on towards episode 200. Thank you so much, Sir Fred. Ingat. Thank you. Thank you. Thank you. Kita kita dyan. Ingat. Thanks so much, Karen. Okay. Bye-bye. Bye-bye.
A leader in key sectors so vital to the growth of our nation. Food, beverage, packaging, infrastructure, energy, and power. Proudly Filipino, through our well-loved brands, we carry the flag overseas. Yet we've always held out for ourselves a larger purpose. To use our scale, size, and dynamism to deliver products and services that can unlock and accelerate new opportunities for growth and drive our economy forward. We are committed to contribute to a resilient and globally competitive Philippines, where businesses like San Miguel can use their resources and imagination to expand the economy and ensure that prosperity is widely shared. Today, our focus is on generating investments and projects that will enable our country to achieve its full promise. Malasakit is woven into all that we do, from ensuring that more Filipinos are food secure, have access to reliable, sustainable, and affordable energy, world-class roads, airports, mass transit, stronger communities, and greater economic opportunities. We are helping build the Philippines that can carry our 110 million strong population into a future whose defining challenges of our time will be an energy transition, resource scarcity, and the need for greater inclusiveness. As a company, we have set our sights on building the nation of our dreams. By leveraging our expertise, leadership, and reach, as San Miguel, we will do what it takes to build a better future for all Filipinos.